Sige, start na ho tayo para hindi na ho kayo masyadong maabala. Yung sauce natin, okay lang. Maliwanag ho ba siya? Maliwanag siya. Hindi naman siya magulo. Diyan ho, ma'am, okay lang. Hindi siya magulo diyan, ma'am. Sa harap, ma'am, dito ho. Hindi ho ba siya sabog? Yung boses ko, hindi naman ho sabog. Okay lang siya, sir. Hindi siya sabog. Ako ho, sir, hindi ako mukhang sabog. Okay lang. O si Ma'am Oni ang mukhang sabog, okay? O yan, sige, start na ho tayo para hindi na kayo masyado maabala. Tanong lang ako dito, sino ho ba iniyaya ng hindi niya alam? Meron ho ba? Sige, wag ho kayo mahiya at wag ho kayo matakot. Sige ho, yung niyaya ng hindi niya alam, ah, kayo ho, sir, ma'am, hindi niyo ho alam. Niyaya lang ho kayo. Sumama naman ho kayo. Eh, mga kaladkarin ho pala kayo eh. Sama lang kayo ng sama. Pwede ko ho ba kayong mayaya? Actually, no, doon sa mga bago, linawin ko lang to, ha. So, hindi po kayo in-invite dito para kayo po bentahan. Hindi rin po kayo in-invite para gawin taga-benta. Maliwanag ho ba? At linawin ko, kaya po kayo in-invite. Kami ho kasi ng mga nag-invite ho sa inyo, eh meron ho kaming pinagkakabala na unang-una. Napakaganda ho na ito sa kalusugan natin. Pangalawa, sa kalusugan ho ng bulsa natin. So, ano man ang maingganyo nyo kayo dito sa papaliwanag ko, kausapin nyo na lang po yung nag-invite sa inyo. Maliwanag ho ba? At linawin ko, ha, wala ho itong commitment, ha. At least, nauulit-ulit ko, ha. Pag nagustuhan nyo, pwede natin siyang pagtulungan. Kung halimbawa naman din nyo nagustuhan, wag na wag nyo po siyang gagawin. Maliwanag ho ba? Yung nga lang, linawin ko, lalo sa mga bago, in case na marinig nyo at di kayo maingganyo, okay lang naman yon. Yung nga lang, yung mga gwardiya ho namin dito kanina, ikausap na ho namin. So, in case na hindi ho kayo naingganyo, yung mga basuka ho nila, eh mga nakaredy na ho, sir. Okay ho ba yun? Kung hindi ka naingganyo, okay lang. Kakalat nga lang ang dugo dito mamaya. Ang utak, bahala na po kayo. Okay ho? Naingganyo ka na ba kaagad, sir? Mabilis, ha? So, siguro pakilala lang po ako, no? Ako nga ho pala si Gary Norman. At ako po, eh, isa ho sa mga tumutulong sa mga nag-invite sa inyo. Kagaya nung nabanggit ko, kami ho ng mga nag-invite sa inyo, eh, meron ho kami pinagkakabala na unang-una. Napakaganda sa kalusugan natin. Pangalawa, sa kalusugan ng bulsa. Ulitin ko, ha? Ano man ang maingganyohan o magustuhan nyo, kayo na lang ho bahalang kumausap sa nag-invite po sa inyo. Maliwanag. At linawin ko lang, ha, na yung ipapaliwanag ko po, eh, medyo malayo lang sa linya natin, ha. Sa akin, ho, kasi napakalayo. Kasi ang natapos ko, ho, yung pag-wiring ng bahay at building, electrical, ho, yung background ko. Narinig nyo ba yung Glorieta? Pamilyaro kayo sa Glorieta? Anong nangyari sa Glorieta? Sumabog, di ba, ma'am? Narinig nyo ba yung Serendra sa Daport? Anong nangyari, ma'am, sa Serendra sa Daport? Oh, anong nangyari? Sumabog din, di ba, ho? Alam nyo ho ba na ako po ang nag-wiring nun, ma'am? Alam nyo ho ba yun? Ang sama ng tingin nyo, ma'am, di na kayo mabiro. Ma'am, joke lang, ha? Hindi ako nagpasabog noon. Hindi, wala akong kinalaman doon. Actually, no, ako, no, bago ako napasok sa ganito sistema ng negosyo, dati po akong empleyado sa Makati sa Electrolux. Pamero ba kayo sa Electrolux? Naalala nyo pa ho ba dati, meron pa talasa sa TV na I'm gonna knock on your door, pamero kayo doon? O sila po yung may mga ehenting umiikot-ikot sa mga bahay-bahay sa mga subdivision? O sila po yung mga nagkakatok-katok, mga nag-aaloko sila? Sila po yung mga nagbebenta? O ano yung mga binebenta nila? Sila po yung mga nagbebenta ng vacuum cleaner, purifier, washing machine at floor polisher? O sila ho yung mga ahente, ha? Alam nyo, no, yung mga ahente kapag nakakabenta at naisira? O kami ho yung gumagawa? Kasi ang natapos ko po, yung pag-wiring ng bahay at building, kaya ako po, eh, napunta sa service department ng Electrolux sa Makati ho. Alam nyo, no, 7 years ako nag-work dati sa Makati. Ang sweldo ko po dati ay 6,000 lang ho kada buwan. Nagmumotor ho ako dati. Ang motor ko ho dati, yung Honda na 110. Yung mga ginagamit po sa pagta-tricycle, yung TMS na 110, pamilyar ho. At bukod doon, ang nanay ko po ay manicurista. Siguro pamilyar ho kayo sa ganun trabaho. Naglilinis ho ng kuko. At bukod doon, tatay ko naman, 5 taon pa lang ako patay na. Ako po ay taga-Pasig dati. May taga-Pasig ho ba dito? O yun, si sir. Yung iba pa ho. So kami po ay taga-Pasig. Alam niyo ho bahay ko? Likod doon ng palengke ng Pasig. Ang likod naman namin, Ilog Pasig. Sa amin po sa Pasig, yung konting ulan lang, eh, nakulagot na. Baha na po hanggang Baywang. Kasi sa amin yung papunta sa may Acacia, bandang pinagbuhatan, no? Narinig nyo ho ba yung lugar na yan? Sa amin lugar, yung dalawang tricycle magkasalubungan, napaka-traffic na. At sa amin lugar, konting ulan, baha na kaagad hanggang Baywang. Bakit? Kasi ang likod namin, Ilog Pasig. Alam nyo, no? Yung po yung buhay ko, 10 taon makalipas, bago po ako napasok sa ganito sistema ng negosyo. So ako po, eh, laki sa wala. Kaya naman po ako nagkukwento sa inyong lahat kasi gusto ho namin, maawa po kayo sa akin. Umiyak na kasi si ma'am, yung manicurista technician. Hindi, alam nyo bakit ako nagkukwento? Kasi dahil sa ganito sistema ng negosyo, sa 10 years ko lang ako nagaganito, sa sobrang laki ho ng sweldo, alam nyo ho ba na umikot ho yung buhay namin dito ng 720 degrees? Pakisagot, ma'am, ang isang ikot, ilan, ma'am? 360 degrees. Yun, ma'am, dalawang ikot. Alam nyo, sa dami ng ikot, ma'am,
Nakalbo ko dun eh. O eto maganda oh. Dahil sa ganitong sistema ng negosyo, sa 10 years ko lang nagaganito, sa sobrang laki ho ng sweldo, tingnan nyo ah, eto yung mga nangyari sa buhay ko na pwede ho mangyari sa inyo lahat. Kung lang ah, magugustuhan nyo lang ipapaliwanag ko. Pero linawin ko, wala po itong commitment. Pag nagustuhan nyo, pagtulungan natin, pag di naman, walang problema. At linawin ko lang ha, yung mga nangyari sa buhay ko, ha, nagawa na ho namin sa ibang tao. Plus, nagagawa ulit namin sa ibang tao. Siguro, nakapanood ho kayo kanina ng kabuhayang swak na swak. Marami hong nagbago ang buhay. Eh, 1 year and 6 months pa lang ho kami. Pero ang dami na hong nagkakotse, ang daming kumikita ng malaki dahil sa ganito sistema ng negosyo. Alam nyo, no? Sa 10 years ko lang nagaganito, sa sobrang laki ho ng sweldo. O, tinan nyo, ha? Eto naman yung nangyari sa buhay ko na pwede mangyari sa'yo kung magugustuhan lang naman. Actually, no? Sa 10 years ko nagaganito, sa sobrang laki ho ng sweldo, tinan nyo po, ha? O, tinan nyo, ho? Yan na po yung bahay ko na patayo. Okay, ako po ay nakabili ng lupa at yan po ay binayaran ko po ng cash. Nagpatayo po ako ng bahay, binayaran ko rin po yan ng cash. Alam niyo ho ba yung bahay lupa ko? Inabot ho yan ng 11 million o dyan po ako nakatira ngayon. Wala na po ako sa may squatter area ng Pasig ha. Okay, ako po ilagpas ng SM Marikina sa isang subdivision na ho. At eto maganda, yung bahay lupa ko na inabot ng 11 million, wala pang 1 year, nabayaran ko siya lahat. Alam niyo pinambayad ko sa bahay lupa ko? Sweldo sa ganitong negosyo. Ang masarap, wala pang 1 year, nabayaran ko. Marami akong kakilala, mayroong bahay lupa, pero eto masakit. 25 years to pay. Ano masakit doon? Namatay na lahat-lahat, may utang pa. O malay mo, eto malaking tulong din sa'yo. Maliwanag? O tinan nyo ha, eto pa maganda dahil nga malaki sweldo sa ganito sistema ng negosyo. O tinan nyo ha, nakabili pa akong kotse. Ako po ay nakabili ng Nissan na 2-door na sports car. Kung napanood nyo yung The Fast and the Furious 5 kay Vin Diesel, o ganyan po yung coaching din na drive doon ha, yan po yung Nissan na 370Z. Alam nyo ma'am, dalawa lang ho yung nakakasakay dyan. Sino yung dalawa? Ako at ikaw lang ma'am. Charas. O sunod ka rin sir, nagselos ka naman kagad. O yan o, nakabili ako Nissan na 370Z o. O ito pa maganda o. Dahil nga malaki sweldo sa ganito sistema ng negosyo, tingnan nyo pa yung mga nangyari sa buhay ko. Nakabili pa ako Infinity. Nakabili pa ako Land Cruiser. Kaya ako naman kinukwento yan kasi yan po yung nangyari sa buhay ko sa loob lang ng 10 taon. Marami akong kakilala, 20 taon nang kumakayod. O tingnan nyo yung buhay nila. Hanggang ngayon, ganun pa rin, walang nagbabago. Habol ng renta, habol ng tuition ng bata, tama? O malay mo, eto na yung matagal na matagal mo dinadasal doon sa taas. O baka pinakinggan ka na. E di pakinggan nyo lang yung papaluanag ko. Wala naman mawala eh. Malay mo magkaroon dagdag. At walang masama magdagdag ha. Maliwanag. O ito pa maganda oh. Dahil nga malaki sweldo sa ganito sistema ng negosyo, nakabili pa akong Chrysler. At kabibili ko lang po ng bagong labas ng Porsche Cayenne. Ganyan po yung kotse ni Manny Pacquiao. At proud na proud ako sa kotse na yan. Bakit? Kasi ganyan din po yung kotse ni Napoles. Kilala niyo yun ma'am, si Napoles? Uy, wala akong kinalaman sa pidap-pidap pa, pinagpaguran ka yan. Yan o, nabili ko yan, ah. Okay, dahil sa ganito negosyo. At ang maganda, dahil nga malaki sweldo sa ganito sistema, siguro nakapanood ko kay kanina, nung kabuhayang swak na swak ko, ito yung pinakita sa TV, oh. Nakabili po ako ng top of the line na Maserati. Okay, so yan po, apat lang sa Pilipinas. Tatlong negosyante, isa doon si Tony Boy Kuwangko. Good news, yung pang-apat, yun po, cute na cute. Cute ba, ma'am? Alam nyo, bili ko dyan, ha? Bili ko yan 16 million. O dahil sa ganito negosyo, o ito pa maganda, o mamaya kung may time ho kayo, paglabas nyo ng opisina, tingin lang ho kayo pababa, may kotse akong dala dyan eh, bago. Mga 3 weeks ago, nabili ko ho. O ito yung bago kong kotse. Pwede ho kayo magpa-picture, 20 pesos o kada isa, okay? O ito maganda, 3 weeks ago, naglabas po ako ng top of the line na Mercedes-Benz. Yan po yung pinakamahal ng Mercedes-Benz. Alam nyo, nung nakaraan, nagpagasolina ako, sabi nung gasoline boy, sir, sira yata yung pinto nyo. O nga, no, nakaganyan. Yan o, nasa baba, kulay silver. Okay? Kahapon, no, nung kahapon, tsaka nung isang araw, andyan po ako sa Baguio, tsaka sa Pangasinan. Dala-dala ko ho yun, okay? Ang masarap, yan po yung dinadrive ko ngayon, no? Biruin nyo, ha? Biruin nyo po ito, ha? Dati ko lang napanood yan sa TV. Pero ngayon, dinadrive ko at yan po yung pinakamahal ng Mercedes-Benz. Okay, sabi nila, ba't daw kami maraming nakukuha o nabibili? Isa lang sagot. Alam nyo, no? Dahil sa ganito sistema ng negosyo, sa 10 years ko lang ho nagaganito, may dalawang kumpanya po ako napasukan. Alam nyo, yung dalawang napasukan ko sa loob ng 10 years, kumita ho ko doon ng 126 million. Okay? Kami po kasi icon nila doon,
Nasa Hall of Fame na lang kami doon at kami po yung laging nagiging number one doon. Kaya sa 10 years, kumita ako ng 126 million. Doon lang po sa dalawang kumpanya. O eto maganda, kumita ako ng maganda at 10 taon na ako kami nagdadaldal sa tao. Tingnan naman ninyo, hanggang ngayon nagdadaldal pa rin kami. So nagamay na namin yung ganito sistema ng negosyo. Awa ng Diyos dahil nagamay na namin o nagtayo na kami ng sariling kumpanya. Etong Jinga Juice, ang maganda, ako po yung may-ari, ang masarap, kami ho yung magpapaliwanag sa iyo. Ang masarap, kami ho yung isa sa mga tutulong sa'yo para makuha nyo rin yung mga pangarap nyo. At eto maganda, kapag narinig yung negosyo namin, mainganyo kayo o hindi, wala hong problema. At good news, after natin magpaliwanagan, meron ho kaming pre-taste dyan ha, matitikman nyo yung produkto namin. Maliwanag ho ba? Halimbawa, nakapakinig ka ngayon, di mo naman naintindihan, di ka nainganyo, walang problema, inom pa rin kayo ng pre-taste namin. Maliwanag ho ba? Ang gawin nyo, balik ulit kayo bukas, makinig ulit kayo. Pag nakapakinig ka, hindi mo pa rin naintindihan, edi inom ka ulit ng pre-taste namin, wala naman problema. Maliwanag ba yun, sir? O kaya gawin mo, balik ka na naman kinabukasan, makinig ka pa rin. Hindi mo pa rin naintindihan, edi pre-taste ka ulit. O kaya ito gawin nyo, balik kayo dito araw-araw, tapos wag na kayong makikinig. Okay ba yun, ma'am? Abangan nyo na lang yung pre-taste namin. Antibay mo naman, 5 buwan ka nang umaatin, hindi mo pa rin naiintindihan, tusukin kong ilong may. At ito maganda, 5 pa lang po yung bumubula ang bibig, sir, dun sa uminom ng pre-taste namin. Naghahanap po kami ng pang-anim. Pakiramdam ko lang, parang andito ho ngayon. Okay ba yun? Ay hindi ha, wala pang bumubula ang bibig. At linawin ko ha, proud na proud kami dito sa Jinga Juice. Bakit? Kami lang ang kumpanya, simula nagbukas hanggang ngayon, lagi nagpapapre-taste. Walang ganyang kumpanya. Alam niyo ba, umiikot ako buong Pilipinas, pati ibang bansa. May mga opisina kami ibang bansa at marami kaming opisina buong Pilipinas. Alam niyo ba, kakauwi ko lang ho kahapon, galing ako ng Pangasinan at nung anong araw ba ngayon? Wednesday, nung Monday, andyan ako sa may Baguio. Biri mo ha, nag-talk ako sa may McDo, nag-talk din ako sa Choking, may dala akong pre-taste. At umiikot kami buong Pilipinas, lagi ako may dalang pre-taste. At dito sa main office, twice a day nagpapa-pre-taste. Pre-taste hapon, pre-taste gabi. Eh, ang maganda, Monday to Sunday kami bukas. So araw-araw may pre-taste. Kaya maraming tuwan-tuwa sa Jinga Juice. Bakit? Kami lang ang kumpanya na lagi nagpapa-pre-taste kasi sa ibang kumpanya wala akong pre-taste. Totoo yun. Sa ibang kumpanya, walang pre-taste. Bakit? Sa ibang kumpanya, ang produkto load. O paano mapipre-taste ang load? Tama? Yung iba naman, ang produkto, glutathione. May mga ganyang kumpanya eh. Isipin mo, pre-taste ka ng pre-taste ng glutathione. Eh baka sa dami ng nainom mo, eh baka mas maputi ka pa sa whiteboard namin. Tama? May tama ako, sir? May tama ka rin, sir. Yung iba naman, ang produkto, napkin. Napipre-taste by napkin? O sa amin, iniinom mo, actually, ito yung gusto kong i-promote sa inyo. Ito yung product namin. Okay? Ang product namin ay Jinga Juice. Linawin ko sa mga bago, ha? Hindi ho namin kayo bebentaan kasi hindi naman po kami direct selling. Maliwanag ho ba? So ito yung product namin, Jinga Juice. Ang Jinga Juice, ang trabaho po nito sa buhay natin, napakasimple lang po. Ano yon? Ang Jinga Juice, ipapalit nyo lang naman po. Saan? Ang Jinga Juice, ipapalit nyo lang po sa mga soft drinks, ICC2, Gatorade, o kaya mga Pit and Right. Maliwanag ho ba? O linawin ko to, ha? Hindi po kami kontra soft drinks, ha? Kaya lang, pakisagot, ha? Pakisagot. Damihan nyo po inom ng soft drinks. Ano ho makukuha? Oh, mga sakit, ma'am. Ulcer, diabetic, acidic, UTI, marami pa. At pakisagot ulit. Ma'am, sino kakilala niyong uminom ng truck-truck na coke ay umaman? Wala. Bumili ng drum-drum na iced tea, tsaka sito. Nagkaroon ng kotse at bahay. Meron ba ganon? Wala. Tingnan mo, ha. Alam mo hindi ka kikita at magkakasakit ka pa, edi, palitan mo na lang siya ng Jinga Juice. Sabi nila, eh ba't ko naman iinumin ng Jinga Juice? Ano bang meron dyan? O ito sagot. Alam nyo ba na napakaganda ho ng Jinga Juice? Bakit? Kasi ang Jinga Juice po, binubuo ng dalawang superfoods. O kaya pala siya maganda kasi binubuo ng dalawang superfoods. Ano yung una? Yung una, yung wheatgrass. Siguro pamero kayo sa wheatgrass. Yung wheatgrass, yan po yung pinopromote ni Boy Abunda. At yan din po yung pinopromote ni Dian Castileo. Pamero ba kay Dian? Siya po yung host ng Sports Unlimited. Tama, sir? Pangalawa, binubuo siya ng guyabano. Siguro kilala nyo na yung guyabano. Pakisagot lang po, kapag narinig nyo ang guyabano, ano yung pumapasok sa isip nyo? Ano yung pumapasok sa isip natin, ma'am? Pag narinig yung guyabano, napakaganda sa cancer kasi ang guyabano, eh cancer fighter. Maliwanag ba? At linawin ko ha, Jinga Juice lang po ang kauna-una ang wheatgrass at guyabano na pinagsama ha, kasi madalas magkahiwala yan. At linawin ko, purong wheatgrass at purong guyabano ginamit namin dyan. Yung buong guyabano kasama balat dinurugo siya, ginawang powder, o yung po yung laman ng sachet. Maliwanag ba, sir? At eto maganda, kasama balat kasi mas marami hong sustansya sa balat. Maliwanag ba, ma'am? Kaya eto maganda, kung kayo po ay kakain ng buko, pakisama po yung balat. Ay ma'am, joke lang ha, mami, blender nyo pa. At linawin ko ha, kami lang po ang purong guyabano na mura.
Karamihan kasi sa labas, flavor nang mamahal pa eh. Pag flavor, huwag nyo na pong iinumin ha. Kahit di kayo maingganyo sa Jinga Juice, walang problema. Basta tandaan nyo, kapag flavor, huwag nyo na pong inumin. Tandaan nyo, para malaman yung flavor, ito pala tandaan. Kapag tinimpla nyo, maraming tumining na asukal, flavor, huwag nyo nang inumin. At pag sinabi sa inyong nagbigay, pare, pakitimpla 45 times, flavor. O kaya pag sinabi nung nagbigay, pare, patiningin mo asukal, flavor. O bakit ko sinasabing huwag inumin? Ito yung gusto kong iparating sa inyo. Ang problema kasi pag flavor, yung asukal, binubugahan lang nila ng flavor. Pwedeng dalandang flavor, melon flavor, buko, guyabano. Eh, ito problema. Yung asukal na ginagamit nila doon, yun po yung mga asukal na nabibili sa mga tindahan. Yan po yung mga refined sugar na nagiging dahilan ng pagtaas ng sugar level natin. Tandaan nyo ha, may limit ang asukal sa katawan natin. Pag sobrang taas, diabetic kalalabasan natin. Pag ang tao diabetic, lalapot dugo. Pag malapot dugo, magpapump ng todo ang puso. Tandaan nyo ha, lahat ng sustansya na sa dugo, pati oxygen na sa dugo, dapat umikot yan. Eh, ang problema, malapot. E di ang bagal umikot niyan. Ano gagawin ng puso? Magpapump ng todo yan. Sa sobrang lakas ng pump, may nagiging problema. Alam nyo ba, pag sobrang lakas ng pump ng puso, may mga pumuputo kasing ugat? Alam nyo, pag ang tao diabetic, manalabo paningin yan. Pinakamaninipis na ugat nasa mata. Pag sa dibdib pumutok, heart attack. Pag batok ulo, stroke. Alam nyo ba, number one na sakit sa Pilipinas? Sakit sa puso. At kailan kayo nakarinig? Tao, pinalitan ng puso. Tao, pinalitan ng puso. Di ba lagi nyo narinig? Bypass, bypass, bypass. Ugat yun, pinapalitan, dinudugtungan ng ugat. Maliwanag? Dahil po malapot ang dugo, bumabagal ang ikot, nagpapump ng todo ang puso. Kasi may normal cycle yan eh. Kaya nga tayo binibipi, hindi nyo napapansin? Pag mabagal, patay ka. Pag mabilis, patay rin tayo dyan. Dapat normal lang, okay? So dito, ang maganda, ang pampatamis na ginamit namin dito, yun po yung stevia. Yan po yung pinakamaganda at pinakamahal na pampatamis. At kahit diabetic, walang problemang lumaklak ng Jinga Juice. Maliwanag ho ba? So maganda, ipapalit nyo lang ang Jinga Juice sa soft drinks, iced tea, Cito, Gatorade o kaya mga Fit and Right. Sabi nila, eh ba't ko ba talaga iinumin yung Jinga Juice na yan? Ano ba talagang meron yan? O eto ho sagot. Kagaya ho nung nabanggit ko sa inyo kanina, ang Jinga Juice ay binubuo po ng wheatgrass at guyabano. O doon muna tayo sa wheatgrass para makilala nyo lang po. Ang wheatgrass po ay isang uri po yan ng damo na maganda sa kalusugan natin. Maliwanag ba, sir? At linawin ko, ibang damo siya doon sa damong sinisinghot ho nung kapitbahay nyo. Maliwanag ba, sir? Nagdadamo ka ba, sir? Ah, minsan-minsan, bawal. Alam nyo, ang maganda sa wheatgrass, kilala buong mundo. Ang advantage sa wheatgrass, kilala buong mundo. Alam nyo ba wheatgrass? Kilala sa Europe, kilala sa US, kilala sa Asia. Ang maganda sa US, meron isang shot ng wheatgrass, 150 pesos. Ang maganda, kilala buong mundo, edi ang laki ng market mo, buong mundo. Isipin nyo lang po, ha? Isipin nyo lang po, gaano kalaki ang globo, gaano kaliit Pilipinas. Isipin nyo, ha? Pilipinas ang papasok iba-ibang bansa. Dala natin ang Jinga Juice. Pakisagot, anong dahilan di tayo yaman? E buong mundo market natin. Pakisagot lang po, bakit napakayaman ni Bill Gates? Eh hanggang bahay nyo, mabot computer niya. O bakit mayaman si Steve Jobs? Ang iPhone mo Apple, ang laptop mo Apple. Bakit sila mayaman? Buong mundo market nila. Pakisagot, Pilipino ba sila? Hindi. Nasa Pilipinas ba sila? Wala. Pero user tayo ng product nila. Tama po ba? Eto ang maganda sa Jinga Juice, yung wheatgrass, kilala buong mundo. E di ang laki-laki ng market natin. Advantage yun. Kasi mahirap naman kung ang produkto natin gawa sa Banaba. Malunggay, daw ng sili, saluyot. Aminin man natin o hindi, kahit gaano kaganda ang malunggay, hindi po yan kilala sa Pilipinas. Hindi kayo nagtataka, pag siguro pamilyar ko kayo, maraming kumpanya produkto malunggay. Hindi ba kayo nagtataka, maraming kumpanya ang produkto malunggay? Doon sa box nila, humanap ka ng isang salitang malunggay, wala kayong mababasa. Ano mababasa nyo? Moringa olepera. Yan ang scientific, yan po ang scientific term na malunggay. O bakit iniba? Eh nagpapakilala. Hindi kagaya ng wheatgrass, kilala po nila. Tayo nga lang ang halos di pakilala yan eh. Tama? Alam niyo, wala pong wheatgrass sa Pilipinas. Kami po ay umaangkat ng wheatgrass sa pinakamalaking supplier po ng wheatgrass sa buong mundo. Ang maganda, ang wheatgrass, kilala buong mundo. Eh di ang laki-laki ng market natin. At ito maganda sa wheatgrass. Ang wheatgrass, ang tawag po nila, complete food. Okay? Para ka nang nagmanok, naggulay, nagkarne, nagkanin, nagisda, pag kayo po ay nagwi-wheatgrass. Maliwanag ba? At ang wheatgrass po, siya po yung pinakamataas na uri ng klase ng damo na maganda sa kalusugan natin. Kasi maraming magkakapamilya yan. Isa sa kapamilya nila yung green barley. Baka narinig nyo na ho yan. Ang green barley, magkakapamilya sila, maganda rin. Kaya lang, ito yung pinakalolo nila. Para mabalyo nyo, ang green barley, yan po yung tricycle. Ang wheatgrass, yan naman po yung Mercedes-Benz. Ikaw na ho bahala kung saan ka sasakay. Ganun lang kasimple paliwanag. At the end of the day, ikaw yung mag-aalok eh. Ano point ko? E di alok mo na yung pinakatodo.
Tama, ikaw din mag-alok, edi alok mo na yung todo. Parang ganito, kung ahente ka ng kotse, ba't mo i-alok ang BIOS? May Toyota Camry. Tama? May nagtanong ng kotse, edi alok mo na yung pinakamahal, pinakatodo. Okay? Ang maganda, ang wheatgrass ay complete food. Para ka nang nagmanok, naggulay, nagkarne, nagkanin, nagisda, kompleto na po siya. At ito maganda sa wheatgrass. Alam nyo ba ang wheatgrass ay meron ng chlorophyll? At ang maganda pa sa wheatgrass, napakataas po ng oxygen yan. Kaya ito maganda. Mag-take kayo lagi ng wheatgrass. Alam nyo ba wheatgrass? Laking tulong po sa ubo, sa sipon, sa lagnat, lung cancer, breast cancer, colon cancer, toxin, tumor, ulcer, constipation, diarrhea, obesity, bad breath, bleeding gums, marami pa. Kabisado ko ba, sir? Isang taon ko nang binabanggit yan. O ito pa maganda sa wheatgrass. Nag-increase yan ng red blood cell natin. Kaya maganda to sa mga nade-dengue. Uso dengue ngayon, ulan-ulan. Okay? Maganda rin ang wheatgrass, nagre-restore ng fertility, nagpo-promote po ng youthfulness, naglo-lower ng blood pressure natin. Higit sa lahat, nag-increase siya ng metabolism at higit sa lahat, anti-aging mo siya. Alam niyo ang tao pala, pag nagkakaedad, tumatanda itsura. O alam niyo, para bumata ho kayo, tumira kayo ng wheatgrass, babata po kayo dyan. Magiging 3 years old ho kayo dyan. Okay ho ba yun, ma'am? Ang bata. Alam niyo ang ganda ng wheatgrass, kaya lang di ganun ka-click. Bakit? Ang wheatgrass ay isang uri ng damo, kaya lasan damo siya eh. At amoy damo. Alam mo, para mag-click, ito ginawa namin. At para sumarap, ito ginawa namin. Ano yon? Sinama namin ng guyabano. O siguro, pamilyar tayo sa guyabano. Guyabano, cancer fighter. Maliwanag ba? At ito maganda sa guyabano. Alam nyo ba, guyabano, napakayaman po sa iron, fiber, niacin, folate, thiamine, copper, vitamin C, riboflavin, potassium, magnesium, marami pa. Kaya ito maganda. Mag-take ka lagi ng guyabano, laking tulong sa tumor. Anemia, PMS, cancer, UTI, migraine, constipation, leg cramps, pregnancy complication, water retention. Ito pa maganda sa guyabano. Laking tulong siya sa mga buto-buto natin. Lalo pag nagkakaedad, nagiging brittle ang buto ha. O guyabano, laking tulong ha. At maganda rin ang guyabano, nagbo-boost ng good cholesterol level natin. Higit sa lahat, energy booster o siya. Idagdag ko lang po ito at ito pong Jinga Juice, pwedeng inumin ng bata hanggang matanda, ha? Lalaki o babae, pwede. E di lahat ng tao, pwede mong ma-market. E di ang laki-laki ng market mo, tama? Biri mo, ha? Bata hanggang matanda, pwede. Lalaki o babae, pwede. O di lahat, maalok mo, maliwanag. Bakit ko pinapaliwanag yan? Minsan lang, subukan mo sumali sa isang kumpanya ang produkto glutathione. Pumunta ka ng US, lahat ng mapupute, alokin mo ng glutathione. Tingnan natin kung mag-glutathione pa yan. E di bawas yan sa negosyo mo. Tama. O sumali ka sa kumpanya, ang produkto load. Pumunta ka ng Japan, ang cellphone man, SIM card mo, ang load mo. Hindi gumagana doon. O edi bawas na sa negosyo mo. Ano point ko? Meron lahat pwede o. Oh. Alam nyo bakit ko pinapaliwanag yan? Ito yung gusto kong iparating sa inyo. Dito kasi sa Ortiga Center, may isang kumpanya dyan nagpaliwanag sa akin. Ang produkto naman nila napkin. O linawin ko to ha. May isang kumpanya nagpaliwanag sa akin ang produkto napkin. Ako ho pinilawanagan ng napkin. Eh hindi naman po ako nagda-napkin. Nagda-napkin ka ba, sir? Minsan din. Lagi na lang, ha? Ay, table napkin. Tama, ha? Tingnan mo, ha? Hindi ako nag-napkin, hindi rin nag-napkin si sir. E di walang gamit sa amin yan. O, tingnan mo to, ha? Ano man ang ganda ng produkto nila, hindi nila ako maaalok, eh. Bakit? Hindi po ko user ng napkin. Bakit? Di naman ako nagkakaroon, ha? Bakit? San ko naman itatapal yan pag binili ko yan? Tama? Ano point ko? Kahit gano'ng kaganda napkin niya, hindi niya ako maaalok kasi hindi ako gumagamit ng product niya dahil walang gamit sa akin. E di bawas ako sa negosyo niya. Nakukuha niyo yung gusto ko yung parating? E ang masakit eto, kalahati ng tao sa mundo, lalaki. E di bawas sa negosyo mo yan, hindi nagnanapkin ang lalaki. Kikita ka lang sa babae, kalahati ng tao sa mundo, babae. Eto masakit, kalahati na lang ang market mo, ang masakit, hindi pa lahat ng babae nagnanapkin. Tandaan niyo po yan. Tandaan nyo ha, hindi lahat ng babae nagnanapkin. Bakit? Tandaan nyo ha, 10 taon pa baba, wala pa ma'am. Tama ho ba? 50 years old patas, wala na ma'am. Tama ho ba? Meron pa ba ma'am? Meron pa ba? Hindi pa bumibigay. Meron pa ma'am? O tinan nyo ha, ano point ko? At the end of the day, tandaan nyo to ha, ikaw mapapagod at sa dami ng sinilehan nyo, kailan ba kayo sinama na may-ari mag-alok-alok kayo? At sa dami ng sinilayan nyo, kailan kayo sinama na may-ari mag-invite-invite kayo? Di ba wala ikaw lang mag-isa na papagod? Alam naman kada alok mo, oy lalaki, hindi pwede, oy lalaki, hindi pwede. Oy menopause, hindi pwede, dahil di gumagamit ng napkin eh. Oy meron palang Jinga Juice, lahat pwede. Oy ba't mo naman papahirapan sarili mo? Yayaman ka rin lang eh, pwede ka naman umaman sa kanila. Eh pwede ka rin naman umaman sa Jinga Juice, mas madali nga lang. O para maintindihan nyo po, eto gusto kong iparating. Sa kaliwa ko may 1,100,000 feet, hukayin mo iyon na. Sa kanan ko may 1,000,000, 2 feet. Hukayin mo iyon na. Ano hukayin nyo, ma'am? 100 feet, 1,000,000. 2 feet, 1,000,000. Hukayin mo kahit ano dyan. Pag nakuha mo iyon na, ano hukayin nyo, ma'am?
2 feet. Yayaman ka rin lang, ba't ka doon sa 100 feet, eh may 2 feet. Parehas naman 1 million. O, kung ano gusto ko yung parating, eh ang hirap ka ng napkin, mamimili. Tsaka ito, masakit. Kalalaking tao, nagde-demo-demo napkin. Eh, pag binara ka ng babae, paano gumagana? Paano function yan? Hindi mo mapaliwanag. Bakit? Hindi mo na-testing product eh. Tama? Paano mo masabing maganda yan? Ikaw nga hindi user. Eh, ito, naiinom ng lahat. Eh, di ang laki-laki ng market nyo. Tama? O maganda rin ito sa hindi magbuntis? Kung kayo mag-asawa, hindi magbuntis, inom kayo lagi ng Jinga Juice. Kaya lang, ito problema. Inom na ng inom, hindi pa rin magbuntis. O ito naman po yung solusyon. Ano po yun? Yung asawa po ninyo, ilapit nyo na ho sa akin. Okay ba? Ako na ho ang bubuntis dyan. Ang bagal mo eh. Sino na? Peace, mama. O, balik ko tayo. Maganda rin ang Jinga Juice sa mga nasugatan, ha? Bakit? Alam nyo ba, Jinga Juice, napaka-bless na itong magpatoy ng sugat. Mabilis po itong magpahilom ng sugat. Kaya ito maganda. Kung meron nyo kayong kakilalang nasesarya, nabunutan ng ipin ng sugatan, painumin nyo kagad ng Jinga Juice. Bakit? Kasi napaka-bless na itong magpahilom ng sugat. Maliwanag ho ba? Kaya lang tip po, tip. Kung kayo ay dalaga, dalaga po ha. Wala kang boyfriend, wala kang asawa, please lang, request ako. Ano yon? Wag na wag ka munang mag-Jinga Juice. Maliwanag ho ba? Maliwanag? Sabi nila, bakit? O ito yung sagot, kasi o baka maghilom po yung sugat mo. Maliwanag ba, sir? Naintindihan mo, sir? Pagkalokohan, ang bilis mo. Dalaga pa ba kayo, ma'am? Ha? Hindi na? Si sir. O ito, ang maganda, joke lang ha, dalaga pwedeng uminom kasi ito nga, eh bata hanggang matanda pwede. At ang maganda, ito po ay walang overdose. Pwede nyo laklakin umaga, tanghali, hapon, gabi. Walang side effect, wala rin contraindication. Lalo kapag may edad, ang daming iniinom na gamot o walang problema ang isabay. Ang maganda, ang isang sachet hanggang dalawang baso pwede itimpla. At ito pinakamaganda. Kahit siya ay diabetic, walang problema ang uminom ng Jinga Juice. Bakit? Stevia yung ginamit namin dyan, no? Yan yung pinakamahal at pinakamagandang pampatamis. Kaya wala nang dahilan na pag diabetic, hindi pwedeng gumamit ng product. Marami kayang kumpanya, pag diabetic, di gumagamit ng product nila. Bakit? Eh, iba-ibang asukal pinagagamit nila dun eh. O eto, stevia na oh, maliwanag. Ang maganda, eto, Jinga Juice ha, ipapalit lang sa soft drinks, ICC to Gatorade o kay mga Pit and Ride. At eto pinakamaganda, dito sa main office natin, ang bilis yung mga engganyo dito. Actually, eto yung main office natin ha. Ang main office natin nandito sa Ortigas Center. Linawin ko ha, dalawa lang po ang sentro na negosyo sa buong Pilipinas. Yan po yung Makati at yan po yung Ortigas Center. Actually, sumusunod na ho yung The Port. Pangatlo na siya. Okay? Ang maganda, dito tayo sa Ortigas Center. Siguro pamilya kayo sa Ortigas Center, andyan po yung SM Mega Mall. Shangri-La Mall, Shangri-La Hotel, andyan ang Robinson Galleria, andyan ang Podium Mall, andyan ang main office ng San Miguel, malapit lang po dito, andyan ang main office ng Meralco, andyan ang Medical City, andyan ang main office ng Union Bank. Ito lang po yung Tech Building katabi natin, no? Yung Tech Building, yan po yung Philippine Stock Exchange. Ito maganda, katabi natin Tech Building, Tycoon Building tayo. Tayo po ay nasa ground floor at nasa mahal na lugar. Matakot ka kung ang Jinga Juice andun sa liblib na lugar ng Divisoria. Hindi ka pa nakakarating, puro hold up ka na. Tama? Ang maganda, kahit sino yayain mo dito, puro building kaya dito, eh di ang bilis mang engganyo. Maliwanag? At ito masarap dito sa main office natin. Ano masarap dito? Ano yon? Kasi mga doktor ho yung nagpapaliwanag ng produkto dito. Kaya ang bilis mang engganyo. Isa sa mga speaker namin, doktor, siya po si Dr. Crisanto. Kilalang doktor ito sa Department of Health at bukod doon, 20 years po siyang surgeon sa New York. Umuwi siya ng Pilipinas para ipakilala sa atin kung gaano kaganda ang wheatgrass at guyabano. At isa sa mga speaker namin, doktor, siya po si Dokyo. Siya naman ay cum laude at top 8 sa board exam. At isa naman ay chemist, siya po si Chito Martin. Galing po siya ng Dubai at Abu Dhabi. Sila ay nagpapaliwanag kung gaano kaganda ang wheatgrass at guyabano. Maliwanag ba? At ito maganda. After nilang magpaliwanag, meron ng pre-consultation. Pwede kayong magpakonsulta libre ha. At ito pa maganda, sobrang babait ng mga doktor natin. Bakit? Bukod sa pre-consultation, meron pa ho silang pre-operation. Pwede kayong magpa-opera libre. Yung nga lang, wala lang anesthesia. Okay ho ba yun, sir? Habang ino-opera nung kayo, ngunguya lang kayo ng wheatgrass. Okay. O, balik ko tayo ha. Ito maganda sa Jinga Juice. Oh. Linawin ko ha. 1 year and 6 months pa lang po ang Jinga Juice. Ito good news. Sa 1 year and 6 months namin, nakapag-create na ho kami ng 32 katao na naging milyonaryo. Linawin ko to ha. Sa 1 year and 6 months, nakagawa na ho kami ng 32 katao na naging milyonaryo. Na solong cheque ha. Hindi pa kasama yung cheque ng asawa, hindi pa kasama yung cheque ng anak. At eto maganda, ang dami na hong kumikita ng 500,000 a month sa Jinga Juice at dalawang nagsa 700 a month. Eh isang taon pa lang kami mahigit at 50 na mahigit nagkakotse dito. Alam niyo ba, ang dami na nagkaroon ng kotse dito.
Ito yung mga sample ng iba, oh, ang dami, oh. Alam niyo ba na 13 na ang nakabagong Toyota Fortuner sa Jinga Juice? Isang Innova, isang Vios, isang Ford Ranger, isang Honda CR-V, dalawang Hyundai Elantra, isang Hyundai Santa Fe, dalawang Land Cruiser, isang FJ Cruiser, isang BMW na 5 Series, isang Porsche 991 Carrera, isang Honda CR-C, isang Mercedes-Benz na top-down, yung SLK 350. Andiyan kanina katabi ng kotse ko, eh. Bili mo, ha, dating crew ng KFC, sana makahabol siya mamaya. Dating crew ng KFC, ngayon naka-Mercedes-Benz na top-down. At yung mahal pa ang nabili niya, yung SLK 350. Nakabili siya ng kotse na tighalagang 6 million. Eh dati siyang crew ng KFC, pag crew, ano trabaho? Taga-serve pagkain, luto ng manok, linis banyo, tama ma'am? Pero ngayon naka-Mercedes-Benz. O katabi ko nga, kulay puti, katabi ko kanina, maliwanag. At eto maganda, 1 year and 6 months na ho kami ngayon. Alam nyo ba, balik tayo, 5 months pa lang kami dati. In-award na ho kami ng People's Choice Award, ha? Eto maganda, ho, 5 months pa lang dati ang Jinga Juice. In-award na kami ng People's Choice Award. Siguro, pamira kayo sa mga kumpanya na yan. Yan yung mga kasama naming in-award, okay? Kasama namin, ito yung magazine ng People's Choice Award. Kasama namin in-award, andiyan po si Imelda Marcos, Manny Pacquiao, Governor John B. Crimulya ng Cavite, Pilita Corral, si Imelda Papin, Jake Vargas, Emma Moreno, andun po yung Jinga Juice, oh. At ito maganda, pag binuksan nyo po yung magazine nila, andiyan po yung Jinga Juice, laki-laki, oh. May Jinga Juice Incorporated, 2013 Best New Health Business Opportunity Company. Eh, 5 months pa lang kami nun, eh. At ito, masarap. 11 pa lang milyonaryo namin. Ito, dati, nung 5 months. Eh ngayon po, 32 na eh. At ito maganda, pati ako, in-award nila ako. Gary Norman, 2013, Seal of Excellence Awardee for Network Leadership and Marketing. Bakit? Eh kami may-ari ng kumpanya. Tingnan nyo naman, oh, nagtatrabaho ko. Nagtotok ako, nagtatraining kami. Lahat ng alam namin kung bakit kami umaman, pinapasa namin sa tao. Kaya ang bilis natututo. Bakit? Lahat ng na-experience namin, pinapasa lang namin sa tao. Nang sa ganun, lahat din sila ay magbago buhay. Eto, masarap. Kami may-ari nagdadaldal, oh. Nagtatrabaho. At biruin mo, ha, yung mga natutunan namin sa labas, pinapasa lang namin sa tao. Nang sa ganun, maging pare-parehas tayo. E di ang masarap, magiging successful din lahat. Maliwanag ho ba? Na ang masarap po, andito ho kami para tumulong para kayo ay magbago ang buhay. Kaya mag-ready ho kayo, tuturuan namin kayong yumaman. Maliwanag ba, sir? Tuturuan kita kung paano pasukin ang Metro Bank. Ikaw papasok, ako lookout, ikaw magdadrive para mabilis tayo, ha? Tanyo ang bilis. Ano naman kinalaman ng Metro Bank dito? O, diba? Eto maganda ho, maging proud ho kayo sa Jinga Juice. Kami may-ari nagtatrabaho. At tumutulong, eh kahit di naman ako magdadaldal, wala naman problema, okay naman buhay namin. Kaya lang, tumutulong kami nang sa ganun, eh magbago rin yung buhay ng marami. Alam niyo kung bakit maraming kumikita ng malaki sa Jinga Juice? Ito yung dahilan. Alam niyo ba sa Jinga Juice, pwede ko kayong kumita dito ng 15,000 sa loob ng isang araw? O pakisagot, sir, okay na ba sa'yo ang 15,000 isang araw? Okay na ba yan? Hmm, parang masama pa loob niya, eh. Kay sir, okay na. Sa'yo, parang masama pa loob. At pwede ko kayong kumita sa Jinga Juice ng 75,000 isang linggo. Okay naman, pwede kayong kumita sa Jinga Juice ng 300,000 kada buwan. Sabi nila, eh paano namin kikitain yan sa Jinga Juice? Magbebenta-benta ba kami? Naku, hindi po, ha. Mahirap mag-alok, ha. O pakisagot lang to, ha. Para kumita po ng 300,000 kada buwan, pakisagot lang po. Ilang boxes ng Jinga Juice ibebenta nyo? Sige po, pakisagot. Ikamamatay ho natin. Tama? At pakisagot, para kumita ng 300,000 kada buwan, ilang milyon kaya ang benta nyo? At kaya nyo bang magbenta ng milyon buwan-buwan? Ito product, duduguin tayo doon. At isipin nyo, ha, sa dami nating andito ngayon sa kwarto, isipin nyo, lahat tayo ay nag-aalok-alok. At isipin nyo, lahat tayo ay nagbabahay-bahay. At isipin nyo, lahat tayo ay nagpang-abot sa isang bahay. Eh baka nagsaksakan tayo lahat doon, tapos isang box lang pala ibebenta mo. So hindi kami direct selling, maliwanag ma'am. Hindi ho kami alok-alok. At least mawala lang sa isip nyo na benta-benta. Yung iba kasi lalo lalaki, takot dyan eh, tama? Kasi pag may nakita silang produkto, may nakitang whiteboard, may nagpapaliwanag, iniisip ka agad, masama, naku, bebentahan ako nyan. Yun ang iniisip ko dati. Eh syempre, kung bebentahan ako, wala naman akong pera. Pangalawa, inisip ko, pag may produkto, gagawin akong taga-benta. Hindi naman po ako marunong mag-alok-alok. So, hindi kami direct selling. Maliwanag ko ba? At tandaan nyo, ha, ang 300,000 a month, hirap na hirap yung kitain ng McDo, ng Jollibee, ng Shell, ng Petron, ng Caltex. Kahit buwan-buwan, hirap na hirap sila dyan. Totoo yun. Tandaan nyo to, ha. Hindi po sa Jollibee ang manok, spaghetti, french fries, soft drinks, kuryente, tubig, tao, pasweldo, renta. Ang tawag dyan, overhead. Tama? Para kang nagbiyahe ng taxi. Hindi lahat ng kita e iyo. Bakit? Nagbaboundary ka, bawas yan. Nagagasolina ka, bawas yan. Yan din ang Jollibee. Lagi pa nasa TV yan. Sikat pa endorser. Pero, hirap na hirap kumita ng 300,000 kada buwan. Tapos sa amin, daming kumikita niyan. Eh kapatid ko lang, ganyan ang sweldo kada buwan eh.
Alam niyo ba yung kapatid ko, first year high school natapos. Dating taxi driver, pero eto masarap. Tingnan niyo yung check niya. Eto yung 1 week niyang sweldo. Pero dati siyang taxi driver na first year high school lang natapos. Eh kahit graduate po tayo ng Ateneo at Lasal, isang buwan, hirap na hirap tayong kitain to. Eh negosyante nga, hirap na hirap sa ganito eh. Tama? Siya isang linggo. Sabi nila, eto. Ang tanong nila, paano namin kikitain yan? Hindi naman pala kami magbebenta-benta. Ano ba yung sekreto? O ito yung sekreto. Para kumita ka guys sa karamihan, ang sagot, magdi-dealer lang ho kayo. Para maintindihan, sasali lang po kayo. Bakit? Tandaan nyo to ha. Hindi po kayo kikita kapag hindi po kayo kasali. Kasi sa para lang kaming loto. Hindi ka mananalo sa loto pag di ka tumataya. Tama ba ma'am? O eto, para kumita, sasali ka lang. Paano makasali? O eto yung sagot, para makasali, gagamit lang po kayo ng 16 boxes ng Jinga Juice, automatic kasali ka na. Para maintindihan, bibili-bili lang po kayo. Kakabili nyo, umabot ng 16 boxes, edi dealer ka na. Eto, masarap. Bibili-bili ka lang oh. Ang masarap yung binibili mo, ikaw naman naiinom, anong lugi mo doon? O pakisagot lang po, simula bata kayo, hanggang ngayon, nakakailang bili na kayo ng soft drinks? Ang dami na. Sa dami ng nabili nyo, kailan kayo naging dealer dyan? Plus, kailan kayo umaman dyan? Wala. E di palitan nyo na ng Jinga Juice. Tama? O eto itsura ng 1 box, oh, laki-laki oh. Eto po itsura ng 1 box. Ang 1 box, kung bibili nyo po yan, ang 1 box po, kung bibili nyo, ang halaga po niyan ay 780 pesos po. Ang 1 box ay 780 pesos. Ang maganda, sa box mismo may nakalagay na presyo para pare-parehas tayo ng presyo. Ha? Kasi kung walang presyo, kawawa naman yung tao. Bakit? Maraming bumibili, 780. Binibenta ng 1,000, hindi kawawa yung bibili. At least may presyo, hindi tayo makapanloko. Maliwanag ba? O, tingnan nyo ha. Ang 1 box ay 780 pesos. Kaya lang pakisagot. Para makasali at kumita, ilang boxes yung dapat ninyong mabili? Ilan po kailangan para makasali? 16. Magkano po ang 1 box? 780. So para makasali ka pala, dapat makagamit ka lang ng 16 na 780. Bakit? 16 kailangan nyo, 780 isa. So 16 na 780. Tama po ba? Ang 16 na 780, kung imumultiply nyo po yan, ang halaga po niyan ay 12,480 pesos po. Yan po yung halaga ng 16 boxes na dapat ninyong mabili. Automatic kasali na po kayo. Eto maganda. Opo, nagbayad ka ng 12,480. Ano maganda doon? Yung 12,480 mo, may kapalit naman na 16 boxes. Oh. Alam nyo ba ang 16 boxes, ang halaga niyan? 12,480 rin. E di quits ka lang. Bakit? Bumili ka lang, oh. Yung pera mo, ginawa lang naman product. Para ka lang pumasok ng McDo. Kinawa nila yung pera mo, kinawa mo naman manok nila. Galit ka ba? Hindi. Bakit? Ikaw yung kakain ng manok. Anong galit doon? Hindi ka nga namimigay, eh. Tama? O, tingnan mo ha. Nagbayad ka ng 12,480, pero bibigyan ka namin ng 16 boxes. Eto maganda. Yung 16 boxes na nakuha mo, inumin mo lahat. O di ba pag ininom mo lahat yung 16 boxes, yung 12,480 mo na sa katawan mo lang din. Bakit? Ikaw rin naman lumaklak ng pera mo, ano lugi mo doon? Inubos mo eh, tama? O kaya naman yung 16 na nabili mo, ibenta mo, pag binenta mo, babalik lang yung 12,480 nyo. Linawin ko ha, yung 16 boxes na yan, iyo yan. Dahil iyo yan, pwede mong ibenta, ipamigay, gamitin, ikaw bahala. Ang importante ito, kasali ka sa Jinga Juice. Maliwanag. At kung ibebenta nyo, ha, totoong halaga, ha, 780, bawal po magbenta ng mura. Ha? Bawal na bawal po sa amin ang magbenta ng mura. Okay? Kung ibebenta, standard, that's 780 pesos. Okay? At linawin ko rin, singit ko na rin po ito. Ha? Bawal po i-display o ibenta yan sa mga drugstore, sa mga Mercury drug, sa mga South Star drug, kasi hindi ho kami direct selling. Pinoprotect namin yung mga tao na sila ay umaman kaysa sa mga malalaking drugstore. Maliwanag ba? Aminin nyo man o hindi, mayaman na po sa Mercury drug. Okay? Mayaman na po ang South Star drug. So tayo naman ang dapat umaman o kayo naman po. Maliwanag ba? At kapag ibebenta, pare-pares ng presyo ha, 780, bawal magmumurang benta. Maliwanag? O balik ko tayo. 12,480 ang 16 boxes para makasali. Kaya lang, alam namin na medyo mabigat po yung 12,480. Tama po ba? O eto good news, dahil ako naman po ay laki sa mahirap na pamilya na nagbago ang buhay sa ganito negosyo. O good news, meron po akong nilabas na mas murang paraan para makasali kayo lahat. Bakit? Hangat namin, maraming maging dealer sa Jinga Juice kasi pag maraming kasali, marami pong pwedeng magbago ang buhay o maraming yayaman. Maliwanag ba? Kaya naglabas ako ng mas mura. Ano ang tawag namin sa mas mura? Ang tawag namin sa mas mura, yung Jinga Pack po. Yan din kapag na yan, kung bibili mo yan, mas mura yan sa 12,480, ang masarap kasali ka kagad. Maliwanag ba? Kung din kapag ang bibili nyo, eto po itsura niyan.
Ang Jinga pack po, isang bag po yan na ang laman ay puro boxes ng Jinga Juice. Mas mura ang Jinga pack ha. Bakit siya mas mura? Kasi kung Jinga pack ang bibili nyo, ang laman po kaagad niyan ay 16 boxes na po. Bakit siya naging mura? Ito yung paliwanag. Kaya siya naging mura, yung Jinga pack, 16 boxes ang laman. Kaya siya naging mura kasi kung Jinga pack bibili nyo, ang halaga na lang po niyan ay 8,970 pesos na lang po. Yan na yung halaga ng Jinga pack na ang laman, 16 na boxes na rin po kagad. Ito ang tanong, ikaw lang naman mamimili kung 16 na 8,970 o 16 na 12,480. Ikaw magde-decide doon. E parehas lang naman 16. Maliwanag o ba? Pakisagot. Nagbayad ka ng 8,970 sa Jinga Pack, ilang boxes bibigay namin sa'yo? 16. E magkano ba yung 16 boxes kung bibili mo lahat? 12,480. Tingnan mo ha, nagbayad ka ng 8,970 pero kukuha ka ng produkto 12,480. O anong lugi nyo doon? Wala. Bumili ka lang oh. Kahit hindi ka kumita, hindi ka umaman, hindi ka maging dealer, walang problema. Bakit? Yung pera mong binayad, pinalitan namin ng mas sobra pa sa pera mo. O anong lugi doon? Eh kahit 8,970 binayad mo, 8,970 rin binigay namin. Hindi ka nga lugi doon, bumili ka lang. Pero nilakihan pa namin oh. O anong lugi? Tama? Nang masarap, nagbayad ka ng 8,970 para sa 12,480 na product. O hindi nakatipid ka, magkano natipid mo? Nakatipid ka nga dyan ng 3,510 eh. Yan po ang natipid mo doon sa 8,970. Na alam nyo ba, yung 3,500 na yan, ang katubas yan, 4.5 na boxes. O yan yung naging libre sa bag mo. Okay? O tingnan mo ha. Bumili ka ng Jinga Pack, ang halaga 8,970. Alam nyo ba, 16 ang laman. Alam mo ba na libre mo dito sa 16? 4 at kalahating boxes, wala nang bayad. E di laking tipid yun. Bibili ka rin lang, sasali ka na rin lang. E 16 naman ang Jinga Pack, 16 naman ang boxes ang Jinga Pack, 8,970 lang. E di eto na kunin mo kaysa yun. At eto maganda, etong Jinga Pack, babayaran nyo po ito sa opisina. Hindi po sa nag-invite sa'yo, lalong-lalo, hindi po sa akin. At pwede niyong bayaran ng Jinga Pack ng cheque, credit card o cash o ATM. Maliwanag ba? At one time nilang babayaran ng Jinga Pack kasi one time ka lang sasali. Kaya one time ka lang maglalabas ng 8,970 kasi isang beses lang magiging dealer. Maliwanag ba? At eto maganda, hindi kayo bibili-bili ng Jinga Pack ha. Oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, walang ganun ha. Isang beses lang po siya. Maliwanag. At eto maganda, kapag bumili ka ng Jinga Pack, bibigyan namin kayo ng official receipt. Bakit? Hindi naman kasi kami racket. Di kami scam, di kami pira-piramideng, di kami fly-by na kumpanya. May OR kasi kami illegal na kumpanya. Maliwanag ba? Actually, mga pangalan namin, i-check nyo sa SEC, andyan dyan po. Pati pangalan ng kumpanya, andyan po sa SEC. Maliwanag? Ang maganda, bibili ka lang ng Jinga Pack ko. Kung iisipin nyo ha, ang 8,970, isang cellphone na maliit lang yan eh. Na yung iba nga, wala pang camera eh. Tama? O ito, para ka lang bumili ng maliit na cellphone, oh. Isipin mo, bumili ka ng Jinga Pack, isipin mo, cellphone lang yan. O dahil iniisip mo yung cellphone, dahil iniisip mo ang Jinga Pack na cellphone lang, buksan mo. Pagbukas mo, kumuha ka ng one box. Pagkuha mo ng one box, magtatawag ka ngayon. Hello, hello, hello? Ikaw nga, sir, testing. Hello, hello? May sumagot? O di ba parang cellphone lang naman binili mo? Na kung iisipin yun, di ka naman talaga lugi sa Jinga Juice eh. Bakit? Bayad ka 8,970, 12,480 na kuha mo. O anong lugi doon? Alam nyo ang totoong lugi, cellphone. Pero walang nagagalit. Pakisagot lang po, pag bumili ka ng cellphone, may libre SIM card wala? Wala, o lugi yan, pero hindi ka galit. Kahit anong ganda ng cellphone mo, pag walang SIM card, di gagana. O pagbili mo ng SIM card, may libreng load wala? Wala, lugi na naman, pero hindi tayo galit. At, mas mahal nga sa 8,970 cellphone natin. Pakisagot, sino yung umaman sa cellphone? Meron na akong barkada, ang ganda ng cellphone, hinold up, pumalag, pinatay. Dahil sa cellphone. Ito, yayaman ka, oh. Alam niyo, totoo lang, tapatin ko kayo, ha. Ang totoong naiisaan tayo, cellphone, pero walang nagagalit. O, bigyan natin sample. Dati may iPhone 4 ka. Binenta mo nga para mag-upgrade ng iPhone 5, ha? Tama? Ito, masakit. Wala pang isang taon, ma'am, may iPhone 5 na naman, oh. Tama, may bagong iPhone 5, di ba? Na ang masakit ito, parang may narinig akong lalabas ng iPhone 6, eh. Eh paano na yung bagong iPhone 5 mo? Nasaan na rin yung lumang iPhone 5 mo? O nasaan na? E di pinagkakitaan lang tayo ni Steve Jobs. Bakit hindi na lang sila maglabas ng iPhone 1 million ma'am? Para andyan na lahat. Para dila-dilaan mo lang yung text mo, nakapasa na. Okay ba yun ma'am? O para siya, pagsagot naman, dila-dila din. Patingin nga nung dila mo sir. Ang haba. Tama, pero wala sino nagagalit sa inyo na pabago-bago ang cellphone. Wala. Ito, yayaman ka, ba't magdalawang isip?
Eh, babayaran nyo naman to sa opisina. Linawin ko, ha? Babayaran ang Jinga Pack sa opisina, hindi sa nag-invite sa'yo, hindi rin sa akin. At ulitin ko, pwedeng cheque, credit card, o cash, o ATM, at one time lang bibili. Kasi, one time lang naman sasali. Maliwanag? O pakitanong sarili mo, nakailang cellphone ka na? One time lang ba? Panglimang ulit mo na yan, eh. Tama? At ito pa maganda, kapag bumalik kayo ng Jinga Pack, di ba maraming libreng boxes sa loob? O good news, sa loob ng bag, naglagay pa kami ng ibang magagamit nyo sa negosyo. Alam nyo ba sa loob ng bag, naglagay pa ako ng libreng pitong application form. Para pag may nasali sa inyo, magpipill up ng form, meron ka nang maibibigay. Libre na. Sa ibang kumpanya kasi binibili to. E di sa amin, less gastos ka na kasi libre. Maliwanag ko ba? At ito pa maganda, sa loob ng bag, naglagay pa ako ng libreng flyer. Ito po yung flyer, oh. Okay, ito po ay 5 pages ang maganda harap likod meron. So 10 pages. Sa flyer, yung lahat ng tungkol sa Jinga Juice, mababasa nyo dito. Andito po yung mission and vision ng kumpanya. Andiyan po yung mga pangalan ng may-ari ng kumpanya. Andiyan po yung pangalan ko. Andiyan po yung paliwanag ng doktor kung gaano kaganda ang wheatgrass at guyabano. Andiyan po itsura ng Jinga Pack. Andiyan po yung other product namin. Marami kaming product, ha. At andiyan po yung marketing plan. Kaya ipabasa mo lang to sa invite mo, naiintindihan na. E di sumasali na. Andito na lahat, eh. Kompleto na. Ang maganda, libre to. Sa ibang kumpanya, binibili to. Kulang 100 pesos. Sa amin, libre sa loob ng bag, oh. At ito pa maganda, sa loob ng bag, naglagay pa ako ng libreng DVD. Ito ho, shout. Sa loob ng bag, ha, naglagay pa ako ng libreng DVD. Libre to, ha. Yung 5 episode ng Kabuhayang Swak na Swak, mapapanood nyo po dito sa DVD. Eh, ang ganda ng Kabuhayang Swak na Swak na na-feature kami. Bakit? Andun po yung mga natulungan sa product, mapapanood nyo. At andun din yung mga nagkakotse, mapapanood nyo yung mga yumaman. Andun din po. At andun din yung nangyari sa buhay namin. Okay? Ang maganda, andito po yung sa DVD, kinarga namin dito para mapanood nyo. O ulitin ko, ha, sa DVD mapanood nyo po dito yung 5 episode ng Kabuhayang Swak na Swak. Andito rin po yung mga nagkakotse, pinagbibidyo-bidyo namin. Andito. At ang maganda, andito yung paliwanag ng doktor kung gaano kaganda ang wheatgrass at guyabano. Maliwanag? At ang maganda, andito rin sa DVD yung mga nangyari sa buhay namin. Pinakita bahay ko, kotse ko, andito po. At ito pa pinakamaganda. Kung bakit malakas ang Jinga Pack? Dahil po dito sa DVD. Bakit? Dito kasi sa DVD, andito yung iskandal ni Wally Bayola. Okay ba yun, ma'am? Napanood mo ba yun, sir? Ikaw, wala taas sa mukha. Ma'am? Hoy, linawin ko, walang scandal to, ha. Mamaya, bumili ka ng Jinga Pack, eto lang hanapin mo, play ka ng play, tapos forward ka ng forward. Halata sa'yo, sir, ha? Alam nyo ba sa ibang kumpanya, 200 ang benta nila sa mga DVD. Sa amin, libre sa loob ng bag mo, na ipapanood mo lang sa bahay nyo, magtawag ka ng mga tao, magugulat. Ba't yumaman yan? Ba't natulungan yan? Ba't gumaling yan? Andito lahat, eh. E di ang bilis yayain. At eto, masarap. Lahat to, libre sa loob ng bag mo. Sa ibang kumpanya, tandaan mo, ha, lahat to, binibenta nila. Tama? O kami may libre, oh. At ito pa pinakamaganda. Hindi lang Jinga Juice product namin, na marami kaming product. Bakit? Bukod sa Jinga Juice, alam nyo ba yung mga other product namin? Ito, oh, meron pa kaming Jinga Green Tea, oh. Ang lakas ng green tea namin. Bakit? Lalo sa mga nagpapasexy, nagda-diet, ang lakas ho netong magpapayat. Bakit? Meron ho siyang L-carnitine. L-carnitine, napakalakas ho mag-burn ng fats. Maliwanag? At may vitamin P, may vitamin C pa siya. At ang maganda, stevia na ang pampatamis na ginamit dito. At ito maganda, pwede kang bumili ng Jinga Pack, 16 na green tea ang laman. O kaya naman, hati, ha, pwedeng tigwawalo. 8 Jinga Juice, 8 green tea, pwede. Ikaw bahala. Maliwanag? O meron pa kaming Sea Life. Etong Sea Life, orange flavor. May vitamin C, may taurine, may calcium. Okay? At pwede kang bumili ng Jinga Pack, 16 na Sea Life laman. O kaya hati, tigwa 8. 8 Jinga Juice, 8 Sea Life. Maliwanag ba? O meron pa kaming other product. Ito, meron kaming Jinga Milk Tea. Sikat na sikat sa mall ang milk tea ngayon. Parang kabuti ang mga nagtitinda ng milk tea. Tama? O ito, meron kaming milk tea. Ang maganda sa milk tea namin, may guyabano. Isipin mo naman, nagmi-milk tea ka lang, may guyabano. Tandaan nyo, ha, guyabano napakaganda sa cancer cells. Maliwanag ba? At ang maganda, pwede kang bumili ng Jinga Pack, ang laman, 16 na milk tea. O kaya naman, hati, tigwa 8. 8 Jinga Juice, 8 milk tea. Maliwanag ba? O meron pa kaming other product, oh. Meron pa kaming Jinga Coffee. Ang copy namin, 4-in-1 na copy na may wheatgrass. Isipin mo, nagkakape ka lang may wheatgrass. I-google nyo po wheatgrass, ikagugulat nyo kung gaano kaganda. At marami pa kaming product, oh. Meron pa kaming facial toner. Okay? O meron pa kaming body lotion. Paliwanag ko kung bakit marami kaming product mamaya. Meron pa kaming shower gel. O meron pa kaming ano? Meron pa kaming cleansing milk. O meron pa kaming deodorant. Ito, oh.
Okay, meron kaming deodorant. At meron pa kaming facial cream, oh. Ito yung facial cream, oh. At meron pa nga kaming Jinga Press, ito. Etong Jinga Press, pabango. Etong pabango namin, napakabango at napakamura po nito. Kaysa bumili kayo ng mga branded na pabango, ang mamahal kayo ng mga Louis Vuitton, Lacoste, Chanel, mga ganyan, eto na lang bilhin nyo, mura na ang bango pa. At prove namin napakabango nito. Bakit? Meron kaming dealer, pumunta ng monumento, nagpabango. Eto good news, hanggang Mall of Asia, amoy siya, ganun to kabango. Ang layo. At ang maganda sa pabango namin, kahit 2 months, wala kaligo. Isang spray mo lang. Ang bango na naman, ma'am. May ganun ba? 2 months, wala ligo? Kaya ba yun, ma'am? O marami kaming product, ha? At ito maganda. Sabi nila, okay, bumili kami ng Jinga Pack. Nakatipid kami. 3.5 mahigit na tipid. Kasi dapat 12,480 naging 8,970 na lang. Ngayon, sabi nila, eh paano kami kikita ng ganung kalalaki? Paano kumikita ng 15,000 isang araw, 75,000 isang linggo, o 300,000 kada buwan? O ito'y sagot. Siyempre, sumali ka, naging dealer ka, marami kaming mga benepisyong ibibigay sa'yo. At ito maganda, hindi mo gagawin mag-isa ang Jinga Juice. Maraming tutulong, kaya magaan ang pag-asenso. Maliwanag ba? O ito maganda, dahil naging dealer ka, ito'y mga benepisyong ibibigay po namin sa inyo. Unang benepisyo, dahil sumali ka, automatic, bibigyan po namin kayo ng less 50% at yan ay mangyayari habang buhay, lifetime po. Maliwanag ba? O linawin ko to, ha? Dahil sumali ka, bumili ka ng Jinga Pack, lahat ng bibili nyo after nung Jinga Pack, kalahati na presyo. Kasi dahil sumali ka, 50% less ka na habang buhay. Pakisagot, magkano po yung 1 box? Ang 1 box ay 780 pesos, less 50%. Alam nyo ho ba na magiging 390 pesos na lang yan? O tinan nyo ha, 780 naging mura na. Ang masarap, magiging mura siya habang buhay pa. Maliwanag ho ba? Bakit habang buhay? Eh habang buhay yung discount na binigay namin sa'yo. Pero eto maganda. Di ba one time ka lang bibili ng Jinga Pack? Wala naman ulit yun eh. O cellphone mo na wala, bili ka ulit, may discount wala. Wala, pagkabili mo na hold up ka naman, bili ka ulit, may discount, wala. Wala, sa amin habang buhay may discount. At lahat ng kagaya namin sistema ng negosyo, pakatandaan nyo to ha, Jinga Juice lang ang nagbigay ng less 50%, wala ng iba. Alam ko, marami kayong nasalian. Lahat ng alam nyo nasalian, plus yung ibang alam nyo na hindi nyo pa nasalian, tandaan nyo ha, kami lang ang nagbigay ng less 50%. Lahat sila, 25% kahit saan ka sumalit. Totoo yun. Kami lang ang nagbigay ng less 50%. At eto maganda, habang buhay yan, pakisagot, ang mga SM, Robinson, kailan nagsasale? Ang tagal, at pag nagsale, 50% off ba sila? O lahat ba, 50%? Hindi, 5 to 50 yan. Kung meron 50, daming sira, daming damage. Kami lahat bago. At ang masarap, araw-araw sa amin sale. Maliwanag ba? At alam nyo ba, pwede nyo ang pagkakitaan yan eh. Bakit? Magkano po yung 1 box? 780 pesos, dahil kasali kayo, sir, magkano nyo na lang po babayaran pag bibili ulit kayo? 390 pesos na lang. E, di benta mo ng 780, hindi naman magagalit yung bibili. Bakit? 780 halaga, oh. E, di kumita ka kalahati. O kaya, ayaw mo magbenta, hindi wag ka magbenta. Ito gawin mo, hanap ka ng taga-benta. Lahat ng mga kabenta, bigyan mo ng tigto 25%. Hindi naman nila alam na 50 ka, edi tigto 25 kayo. Eto, masarap. Kumita siya, kumita ka, pero sila pagod. Tama? Kasi 50% ka eh, di hatiin mo yung tigto 25, pero sila mag-alok. Eh di nakabenta ka, pero hindi ikaw nagbebenta. O eto pa pinakamaganda, kung mahal na mahal mo yung biyanan mo, lagi mo nakikita, lagi mo nakakasama, turuan mo magbenta, eto maganda. Kada benta ng biyanan mo, bigyan mo siya ng 1%. Ang masarap yung 49% sa'yo. Eto maganda, nakatulong ka na sa biyanan mo, nakaganti ka pa. Tama? Ang layo ng inikot ng biyanan mo, pawis na pawis, pag-uwi, 1% lang. Ikaw pa, computer, 49%. Ang laki. Tama? O tandaan nyo, ha? Kami lang ang kumpanyang nagbigay ng less 50%. Wala na pong iba. Okay? At lahat ng product bago. Ha? Malaking tulong yan. Kung kami loko-loko, pwede ko naman gayahin sila, 25%. Kaya lang, iniisip namin yung kapakanan ng tao. Bakit? Tandaan nyo, ha? Maraming mamimili na hindi yumayaman. At least, di ka man yung mayaman, natutuwa ka habang namimili ka kasi 50% less ka. Yung nga lang, hindi kumikita ng malaki sa discount. Ginawa namin ang discount para pagbibili ka ng lotion, mga kape, o anumang product namin, kalahati presyo, laking tipid ka. Yung nga lang, dito kumikita ng sobrang laki. Ang tawag po sa pangalawa, yung sales commission.
Alam niyo ba sa sales commission, pwede kayong kumita ng 1,000 pesos? Paano? Kapag kayo nainganyo sa negosyo namin, kailangan niyo lang po sa amin ng dalawa. Ano ang ibig sabihin ng dalawa? Ganito tumatakbo yung negosyo namin, ma'am, kung bakit maraming umayaman sa Jinga Juice. Ano ibig sabihin ng dalawa? Ibig sabihin ng dalawa, sa dami ng kaibigan, kakilala, kamag-anak, kaklase, kapusina, kababata, kapitbahay, may asawa ka na, ma'am? Wala pa? Buenas ka, ma'am. Bakit? Sa dami ng boyfriend mo, ma'am, mag-invite ka, dalawa lang. Marami ka bang boyfriend, ma'am? Ay, wala. I love you. Selos naman to si Zero. O sa Jinga Juice, mag-invite lang kayo, at least dalawang tao. Mag-invite lang kayo at least dalawang tao para mapaliwanagan ng Jinga Juice. Sabi nila, eh ba't kami mag-invite ng tao sa Jinga Juice? O eto sagot, baka itanong sa'yo. Ang Jinga Juice, wala ho kami sa TV, nakikita nyo ho ba? Wala kami sa TV, wala sa drugstore, wala sa mall, wala sa palengke, wala sa billboard. Sa madaling salita, wala pong alam ang tao sa Jinga Juice. Hindi kagaya ng Coke, Ice, Cito, Gatorade, Pet and Right. Naku, lahat ng tao alam yan. At alam talaga yan kasi lagi na sa TV yan. Eh, lagi ka rin na sa TV. Kaya alam nila yung mga ganyang product. Eh, kami, wala kami sa TV. Wala sa drugstore, wala sa mall, wala sa palengke. So, walang alam ang tao. Dahil hindi nila alam, normal, yayayain natin sila para malaman nila na meron naman palang juice na maganda sa kalusugan natin. Maliwanag ba? At eto maganda. Kapag ikaw nag-invite, ikaw yung lalabas na endorser. Pakisagot. Kapag endorser, sir, may bayad o wala? Kapag endorser, may bayad o wala? Meron. Kaya hindi kayo nagtataka ang lalaki ng mga mukha ng artista sa EDSA? Kahabaan ng EDSA, puro billboard ng artista dyan. Tama? Sa mga expressway, puro billboard. At lalo sa TV, puro mukha ng artista na kabalandra dyan. Bakit? Tandaan nyo ha, puhunan nila mukha para makabenta yung kumpanya. Tama po ba? O sa Jinga Juice, iba. Ikaw mag-invite, ikaw endorser, ikaw babayaran namin. E di ikaw yayaman, hindi na si Chris Aquino. Bakit? Ang yaman na niyan eh. Hindi na si Manny Pacquiao. Bakit? Ang yaman na niyan. Tayo naman. Mag-invite ka, ikaw endorser, hindi ikaw bayaran namin, hindi ikaw yayaman. Hindi na artista. Tapatin ko kayo ha. Sa totoo lang, ang Jinga Juice, pwede naman namin ipasok sa TV ha. Kaya lang pakisagot, Jinga Juice, pinasok sa TV, sino kikita ma'am? Sino kikita ma'am? TV tsaka mga artista, sino sa mga artista? Sino sa mga artista? Kilala nyo, kilala ko rin. Alam nyo kikita sa TV? Si Chris Aquino, Richard Gomez, Aga Mulak, Manny Pacquiao, Sharon Cuneta, Julian Santos, Casey Concepcion, Big Soto, Bitoy, marami pa ang tanong. Eto, tayo, kailang kikita sa TV? At ito masakit, sa TV, sila, napansin nyo? Bigyan ko ng sample, McDo Chris Aquino, Pampers Chris Aquino, Pantin Chris Aquino, Magnolia, Goldilocks, Nido, Spaghetti, Safeguard, lagi na lang si Chris Aquino. Ang tanong, eto, kayo ma'am, kailan? Subukan nyo lang ma'am, mag-endorso po kayo ng Pampers, isuot nyo ma'am, sige po. Tapos lumabas po tayo sa TV ma'am. Ano kaya mangyari, ma'am? Alam niyo, nag-endorso ko dati ng Pampers, sinuot ko, lumabas po sa TV. Alam mo nangyari, sir? Paako pa lang nakikita, ma'am? Nag-brown out na, ganyang kadilim mo. Eto pa masakit sa TV. Sila nang sila dyan. Kaya lagi na lang sila. Bigyan ko ng sample. Mayaman na si Chris Aquino. Mayaman pa anak niya. Pakisagot. Sino anak ni Chris Aquino? Sino anak ni Chris Aquino? Si Baby James. Tandaan nyo ha. Hindi pa tao si Baby James. Tao na tayong lahat ha. O bakit di man lang tayo kinawang endorser? Na ang pinakamasakit, eto, kabago-bago lang naging tao ni Baby James, kabata-bata, ang masakit, mas nauna pang naging endorser sa atin, na ang pinakamasakit, mas mayaman pa yung bata sa atin. Bakit? Ang dami na kayong in-endorser ni Baby James. Tama? Ano mga in-endorser niya? Nag-endorser na po siya ng bench, Safeguard, Spaghetti, Nido, marami pa. Eh, ano lang ba sinabi niya sa Nido, ma'am? Nyam nyo, mami. Di ba ganun lang? O, napanood mo yun, sir? Meron pa siya sinabi sa Nido, nyo, chik-chik. Napanood nyo ba yung patalasas niya ng Nido dati? Di ba? Meron pa siya sinabi, what chik-chik, what chik-chik, what sik-sik? Di ba? Ano pa? Meron pa siya, number one. Tama, bulol-bulol na kuha. Ikaw sir, di ka naman bulol ah. Ba't di ka nakukuha? Yan ang problema. Laging sila ang sa TV. Yun ang masakit. Sila lang ngayaman. Eh, paano tayo? Tama? O kaya nauso ang Jinga Juice. Kasi sa TV, yan ang buhay nila Chris Aquino, kaya sila ang yumayaman dyan. Kaya naman nauso ang Jinga Juice. Bakit? Kasi hindi naman tayo pan-TV. Bakit? Kasi pambox ka lang. Umaasa pa to. Ang maganda ito, kapag ikaw mag-invite ng tao sa Jinga Juice, please lang ha, ito sekreto ha, wag na wag muna kayo magpapaliwanag. O tingnan nyo ha, iba-iba nag-invite sa inyo, kami nagpapaliwanag. Bakit wag magpaliwanag? Bigyan natin ng sample. Subukan mo mag-invite ka at sabi mo sa ini-invite mo, kikita siya ng 300,000 kada buwan. Sigurado, sasaksaking ka ng ini-invite mo. Lalo kakatanggalan yan sa trabaho, parang nang iinis ka pa.
Eh, McDo, Jollibee, Shell, Petron, Caltex, sirap na hirap kumita ng ganyan. Tapos, ikaw isa-isang tao, 300 naman. Hindi maniniwala, edi huwag kang magpaliwanag. At talagang hindi maniniwala yan. Bakit? Mahirap na bansa ang Pilipinas. Third world country tayo. Maliit ang pasweldo dito. Alam nyo ba sweldoan sa Pilipinas? Ganito lang kaliliit. 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, o kaya 10,000. Alam nyo ba tawag sa ganyang negosyo? Alam nyo ba tawag sa ganyang sweldo? Minimum. O eto saan mo ha? Kapag ang sweldo niyan minimum, pati utak niyan, minimum. Pati pangarap niyan, minimum. Bakit ma'am? Pakisagot ha? Sa 10,000 naman, kailan niya magkakabahay lupa? Malabo. O pakisagot pa? Sa 7,000 naman, kailan niya magkakakotse? Malabo. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Ang labo. At eto pinakamasakit. Opo, 10,000 naman. Ano pinakamasakit dyan? Eto pinakamasakit dyan. Opo, 10,000 naman. Ano masakit dyan? 6 years ka nag-elementary niyan. Tandaan mo. 4 years ka nag-high school. 4 years ka nag-college. Sipin mo naman ha. 14 years ka nag-aral. Para lang kumita ng 10,000 naman. Eh samantala sa Jinga Juice, wala naman aral-aral ha. Pero 300,000 naman ang kitan. O eto ang tanong. Eh bakit pa nauso yung pag-aaral? Eh pwede palang hindi oh. At nung nag-aaral ka, hirap na hirap ka pa. Bakit? Panay ang kopya mo niyan eh. Nakopya mo ngayong pangalan ng kaklase mo ha. Nangongopya ka, sir? Minsan na naman. O tinan mo ha, ang tagal mo nag-aaral para sa 10,000 naman. E paano pa yung matagal nag-aaral, walang trabaho? Magkano kaya ginastos ng magulang elementary hanggang college, makatapos ka lang, pag-graduate, walang trabaho? At kung meron man trabaho, hindi kami against dito. Pero, ando sa McDo, ando sa Jollibee, hindi naman niya inaral mo eh. Tapos dito walang aral-aral, 300 naman, magdalawang isip. Eh dito nga, hindi ka nagdalawang isip eh. 14 years ka nga nag-isip niyan eh. Ito yayaman, no? Tama. Alam niyo ang natapos ko, wiring ng bayat building, alam niyo ho ba? 7 years po ako nag-work sa Makati. Sweldo ko dati 6,000 lang kada buwan. Tingnan niyo mabuti ha, nauna pang lumaki yung edad, yung sweldo ayaw lumaki oh. Tapos ikaw, box-box, 300 naman, tutusukin ko mata mo. Hindi maniniwala yan, kaya huwag ka na lang muna magpapaliwanag. At talagang hindi maniniwala. Ang laki ng sweldong inaalok mo, eh maliliit lang sweldo sa Pilipinas. Alam nyo ba ang daming doktor dito pumapuntang abroad? 80,000 naman sweldo, pakisagot. Pagdating abroad, doktor pa hindi na? Hindi na. Iba nurse, iba caregiver, hindi yung masama, pero doktor siya. Alam nyo ba, piloto ng PAL, 150,000 naman sweldo. Isang semplang patay sila lahat. Tama? O pakisagot, ano nangyari kay Secretary Robredo? Sumemplang eroplano nun, dalawang piloto patay, pati siya patay. At nawawala pa ang Malaysian Airline hanggang ngayon. No? Hindi pa rin nakikita, 239 pasahero, kasama yung mga piloto dun. Patay lahat yun, sigurado. Malabo eh, tagal mo na. Ang lapit lang ng Malaysia papuntang China, para ilang araw ka nang di nakikita. Tama? Buhay ang nakataya sa 150 a month. Ikaw di naman buhay, pero 300 naman, paano maniniwala? Alam nyo ba mga engineer sa Libya, 50,000 naman sweldo, gera. Tinataya buhay, makakumita lang. Alam nyo ba, maraming nagpapakamatay sa $200, wala pang 10,000 pesos yan, no? Yan ang sweldo ng mga Pilipinas sa Lebanon. Ano meron sa Lebanon? Gera, tumato na ng second floor, third floor, makatasan sa amo, makawin Pilipinas, maunlad na bansa, nilit magpasweldo. Ikaw mahirap na bansa, 300 naman. O, hindi talaga maniniwala yan. Kaya ang sekreto, huwag nila muna magpapaliwanag. Tama, sir. Paano daw kikita? Pangalawa, pag mag-invite, huwag muna magpapaliwanag ha, kasi hindi nyo pa kayang ipaliwanag. Mame, tanong sa inyo, hindi nyo masagot. Sisikuhin ka yan. Ikaw talaga, mare, oh. Nagkaedad ka na, papaloka pa dyan, jinga-jinga juice na yan. Yayaman-yaman, ito na mga itsura mo. Ang dungis-dungis mo, ha. O, pangatlo, huwag magpapaliwanag kasi wala pa kay resulta, ha. Kasi ang Pilipino, sir, to cease to believe. Ang Pilipino, ma'am, sasali lang sa'yo. Pag nakacheke ka, nagkakotche ka, umaman ka. Pag wala ka resulta, susoplayin ka. Sige, pare, mauna ka. Pag umaman ka, balikan mo na lang kami. Ang daming ganyang Pilipino, pag umaman ka, balikan mo. Ano sabihin sa'yo? Eh, kaya ka umaman, pare, kasi drug pusher kayo. Tamo, sama mo pa rin. O sabi nila, paano kikita ng 1,000 pesos sa sales commission? Invite ka lang ng dalawa, oh. Ganito lang negosyo namin, oh. Sample kayo po ito. Dahil kailangan nyo po ng dalawa, ibig sabihin, isang kaliwa at isang kanan lang po yan. Sample, eto si A, kaibigan nyo, niyaya nyo. Kinausap namin, kami kakausap pag ikaw kasi bago kay. Nung kinausap namin na engganyo, sumali. Kapag siya sumali, may 1,000 pesos ka na kagad. Yan po yung tinatawag namin na sales commission. Ikaw to, niaya mo siya, sumali. Pag siya sumali, 1,000 ka na. Ano ibig sabihin ng sumali? Para makasali yan, bibili lang niya ng Jinga Pack kagaya ng binili mo. Bakit Jinga Pack bibili niya? Kasi ang mura ng Jinga Pack.
Tama? At bibili siya ng Jinga Pack sa opisina, hindi naman sa'yo ha. O hindi ka nagbenta, kaya hindi kami direct selling. At bibili yan, bakit yan bibili? Kasi ang totoong halaga ng Jinga Pack, 12,480. E babayaran lang niya ng 8,970. Tama? Una niyang iisipin, nakatipid siya. Pangalawa, lahat ng produkto nakuha niya, sobra pa. Pangatlo, kasali na siya, yayaman na rin siya. Pang-apat, 1,000 ka. Panglima kami nagdaldal. At ano lang ang 8,970? May kitang yung bahay, kotse namin. Sino bang ayaw yumaman? Yan, tagal na natin hinawakan yung 8,970. Wala nga nangyari. Sabi nila, eh, ba't kami kumita? Bumila naman kaibigan namin sa opisina. Ito sagot. Hindi niya malalaman na may Jinga Juice kung hindi mo niyayat. Nung nalaman niya, bumili siya isang bag, nagbayad ng 8,970. E di kumita yung kumpanya, kumita dahil sa'yo. Kaya ikaw ang babayaran namin ng komisyon. Bakit? Yung isang bag na binili niya, automatic benta mo yun. Kaya meron kang komisyon. Meron akong lupa. Pinabenta ko sa'yo, sir. Nabenta mo, nabibigay ko sa'yo. Komisyon, tama sir. Yung isang bag na binili niya para makasali siya, benta mo. Kaya ka may 1,000 na komisyon, pero hindi ka nagbenta o hindi ka may direct selling. Tama? O halimbawa, ito naman si B. Kapatid mo, sumali, bumili ng Jinga Pack. Pag siya bumili, nakabenta ka ulit, 1,000 pesos ka na naman. Maliwanag o ba? O yan po yung tinatawag na sales commission. Tandaan nyo to ha? Tandaan nyo po ito. Isang tao na bibili isang bag, 1,000 o kayo? Pag 10, 10,000 ka. Pag 20, may 20,000 ka. Ito pinakamaganda. Hindi naman ikaw ang magpapaliwanag. Andito kami, tutulungan namin kayo magkumbinse. Oh. Tama? Ang masarap, bumibili lang naman sila. Oh. At linawin ko, ah, lahat ng kagaya namin sistema ng negosyo, pakatandaan mo, ah, Jinga Juice lang ang nagbigay ng 1,000 pesos kada invite. Wala nang iba. Lahat ng alam yung kumpanya, maka-invite kayo sa, babayaran ka 500. Kami lang nagbigay 1,000. Kami lang yung pinakamalaki pa sweldo. Kaya ang daming sumasali po sa Jinga Juice. Maliwanag? O balik ko tayo ha. Ito po yung pangatlong magandang benepisyo. Ang tawag sa pangatlo, sales match. Okay, ang tawag po sa pangatlo, sales match. Sa sales match, pwede kang kumita, dagdag, 1,500 pesos. Paano po yan? Sabi ng kumpanya, pag yung kaliwa mo nagkaroon ng kapares sa kanan, si A nagpares kay B, may 1,500 pesos ka pa makukuha. Idadagdag pa sa'yo ha. O linawin ko to ha. Iba po yung 1,000, iba yung 1,500 ha. Yung 1,500, isang tao sa kaliwa, isang tao sa kanan, isang pares, 1,500 ka na. At eto maganda, hindi po kayo malilito sa kaliwa at kanan. Bakit? Meron po tayong application form, eto. Sa application form, may dalawang boxes yan, isang kaliwa, isang kanan. Chine-check lang po yan, ha? Sample, sumali kapatid mo, nilagay mo sa kaliwa, check mo lang yung kaliwa. Sumali nanay mo, nilagay mo sa kanan, check mo lang yung kanan. Automatic, alam na kagad ng computer na meron kang chinek na kaliwa at kanan. Computer, magpapares yan, 1,500 ka na. At eto maganda, kahit hindi po yan sabay sumali, basta't nagpares, 1,500 pa rin kayo. Maliwanag o ba? O sample, say sumali ng Tuesday, si B naman sumali Friday, magkaibang araw, pares, 1,500 ka. Maliwanag o ba? O sample, say sumali ng January, si B naman sumali ng December, magkaibang buwan, pares, 1,500 ka. Maliwanag o ba? O sample pa, sa A, sumali ng 2014, si B naman sumali ng 2055. Ang tagal ah. Buhay ka pa ba noon, 2055? Ako, patay na ako noon. O tingnan nyo mabuti ha, dalawang tao lang inimbita mo, hindi ka naman nagdadaldal, hindi ka nagpaliwanag, hindi ka rin nagbenta. Pakisagot, magkano kikitain mo sa dalawang bumili? Tama si sir. 1,000 kay A, 1,000 kay B, may 1,500 pa. O sir, eto yung cheque pagdating ng Biyernes. Yan po yung nakukuwang komisyon dito, sir. Pag may sumali na, sir. Okay? O meron 3,500 sa dalawang tao. Alam nyo ba ang 3,500? Sa empleyado, kinsenas katapusan nila yan. Namasakit, maraming pang empleyado, walang sweldo. Bakit? Nakasangla ang ATM. Ito, 3,500 isang linggo. At ito, masarap. 3,500 linggo-linggo. E paano kung 3,500 ka linggo-linggo? E di 14,000 yan isang buwan. Laking tulong din yan, no? Dagdag kita rin yan, no? Tandaan nyo, ha? Wala pong masamang magdagdag ng kita. Tandaan nyo to, ha? Si Henry si ang number one na mayaman sa Pilipinas. Pani ang dagdag pa? Tingnan nyo, ha? Si Henry si may SM na. Nagbanko de oro pa. Nagkukondominium. Nag-Seymour pa. Mani Pangilinan na lang, eh. Si Mani Pangilinan, siya ang may-ari ng Smart. Binili pa sa cellular, oh. Binili Meralco, binili Araneta, binili Enlex. Ngayon, binibili ang Channel 7. Kung siya ang mayaman, eh nagdadagdag, anong dalang di tayo magdagdag? Mas kailangan nga natin. Tama? Na ang masarap, laking tulong. Pang grocery, diaper, tuition, renta, tubig, kurente, maraming nagagawa. Kaysa naman lahat ng gastos, kunin mo ang sweldo. Kaya, bihira o walang yung mayaman empleyado. Bakit? Eh lahat ng gastos, kinukuha ang sweldo. Subukan mo lang, kung empleyado ka, sa sweldo mo, kunin mo yung pamasahe. Pagkain, tax, SSS, pag-ibig, eh eto masakit. Paano kung ang pag-ibig mo eh dalawa? O patay ka na, dalawa ang hulog mo. Tama ba, sir? Dalawa ba ang pag-ibig mo? Bambait mo, ha? Lima, dami, ha?
O, tingnan nyo, dagdag kita to. At linawin ko, ang Jinga Juice, gawin nyo lang sa oras at araw na libre ko kayo. Tandaan nyo, Monday to Sunday kami bukas, 12 ng tanghali hanggang 12 ng gabi. May seminar ng 2:30, may seminar ng 7 ng gabi. Araw-araw yun hanggang Sunday. Pag Sunday, isa lang seminar, alas 3 ng hapon. Anumang araw dyan at anumang oras dyan, pasok sa'yo lahat. Bakit? Monday to Sunday kami. 12 ng tanghali hanggang 12 ng gabi. Anong dahilan hindi ka pwedeng umaman? Nag-adjust kami para sa'yo. Kung kami 8 to 5, patay ka na. Pagpunta mo dito, sarado na kami. Kalalabas mo pa lang ng trabaho nun eh. Tama? Paglabas mo ng 5, sarado kami. Paano kaya yaman? O ginawa namin para mas pabor sa'yo. Maliwanag? Eto pa maganda. Yung ginawa mo, gagawin din niya ni A at ni B. Bakit? Sumali sila eh. Para sila kumita, ipopromote lang nila yung Jinga Juice. Paano mag-promote? Mag-invite lang ng dalawang kakilala. Eto maganda. Hindi sila magpapaliwanag. Hindi rin ikaw, andito kami, tutulungan namin kayo. Ano gagawin ni A? Mag-invite ng dalawa. Ganon din si B. Kaya lang habang nag-invite, ganyan nga lang ang nangyari. Tingnan nyo, hindi nila napantay yung mag-invite ng dalawa. Ang sabi ng kumpanya, mag-invite ng dalawa. Pero tingnan mo, hindi pantay ang kaliwa sa kanan. Iba itsura ng kaliwa sa kanan, o walang problema. Bakit? Checky pa rin kayo. Basta, may kaliwa at may kanan ka, susweldo ka na. Paano yan? Eto, kaliwa at kanan, pares 1-5, pares 1-5, pares 1-5, pares 1-5. Sino magkaka-1-5? Ikaw magkaka-1-5. Magkaka-1-5 ka kahit ikaw tulog, nasa abroad, nagkatrabaho, naglalakwat, sinod sining, naging utuhan. Meron pa ba no? Naging utuhan? Sayurin nyo na, mas mabilis. Ang sama ng tingin mo sa ulo ko, mama. O ito lang yung gusto kong iparating sa inyo. Ano yon? Kahit wala po kayong alam, basta panay ang pares, 1-5 ka ng 1-5 ng 1-5. Yun yung maganda sa Jinga Juice. At malaki ang 1-5 namin. Sa ibang kumpanya, kada pares, 500. Kami, 1-5. Malaki yan. Ang 10 1-5, 15,000. Ang 10 500, 5,000. Malayo pagkakaiba sa sweldo. Lahat ng pagod parehas. Pero malaki pa sweldo namin. Ang maganda, hindi man pantay ang kaliwa sa kanan, computer nagpapares, di naman ikaw eh. Sample, etong tao na to, may kapatid sa Bohol. May office kami sa Bohol, sa Sabado, nasa Bohol ako. Okay, baka may kakilala kayo. Etong tao naman na to, may asawa sa Singapore. May office kami sa Singapore. Tingnan nyo mabuti ha. Yung Bohol bumagsak sa kaliwa mo. Yung Singapore bumagsak sa kanan mo. Alam mo, ipapares siya ng computer, magkaka-1-5 ka ulit. Pakisagot, nasaan ka muna nung nagpares ang Bohol at Singapore, nasaan ka? Tama, dito ka sa Manila. Wala ka naman sa Bohol, lalong wala ka sa Singapore. Eh nagpares si 1-5 ka, sabi nila, eh ba't ba kami cheque ng cheque ng cheque? Eh dalawa lang in-invite namin yung mga yan, di naman namin in-invite. Plus, bumibili lang sila, di naman kami nagbebenta-benta. Ba't kami cheque ng cheque ng cheque? Eto yung sagot. Kaya ka kumikita, lahat kasi nang sumasali sa baba mo, bawat isa dyan, bumibili ng Jinga Pack. Lahat ng binibili po nila para makasali sila, yun naman ay benta mo. Pag bumili ito, nakabenta ka, bumili ito, nakabenta ka, bumili ito, dulon-dulon, di mo kilala, benta mo pa rin. Pakisagot, kapag may benta, may? Komisyon, benta ka insurance, mangumisyon ka. Benta kang kotse, kondominium, bahay lupa, may komisyon dito. Lahat ng bumibili sa baba mo para makasali, benta mo yun. O hindi ka nagbebenta, pero benta mo raw yun. O yan po yung bagong paraan ng pagbebenta. Ang tawag dyan yung multi-level marketing. Ang MLM, tinuturo yan sa US, sa Harvard. Ngayon po, sa kurso siya sa Lasal, tsaka sa Ateneo. Yan yung bagong paraan ng pagbebenta ng produkto. Ang tawag ay multi-level marketing. O kaya, simpleng salita, networking. Yan po ay tinuturo sa Lasal at Ateneo. Ang mahal nga ng bayad eh. Mag-enroll ka, networking, tuturuan ka. Ang masarap, eto, nag-aaral ka na, actual mo pang ginagawa. Eh, di sa sweldo ka na kaagad. Doon, puro tsuri pa. Maliwanag? Eto po, eh, actual na nangyari. Kaya lang, eto yung madalas tanong sa amin. Paano namin malalaman o machu-check o mamamonitor na yung trabaho nga nila ipapasok sa amin? Bakit? Eh, sa Bohol sumali, tsaka sa Singapore eh. Eh, nasa Manila ako. At, iba nag-invite, tulog ako, nagkaka-check ko. Paano na check o namamonitor? Eto sagot. Pag sumali ka, bibili ka ng Jinga Pack. Pag bili mo ng Jinga Pack, bibigyan ka namin ng official receipt. May OR at? Alam niyo ba, pagbigay ng OR, may kasama po yung computer number. Yung number na ibibigay sa'yo, isang number lang yan sa buong mundo. Iyon lang yan, sir, wala pong kaparehas yan. Eto maganda. Yung number na binigay sa'yo, automatic, idudugtong po yan ng computer. Saan? Sa number po ng taong nasa baba po sa inyo. Kaya kahit inyo sila kilala, hindi ko nag-invite, hindi ko nagpaliwanag. Plus, kahit saang lupalop ng Pilipinas sumali, kahit abroad pa yung sumali, tandaan nyo ha, basta't nasa baba nyo, lahat ng trabaho nila, automatic, iaakyat po yan ng computer sa'yo. Lahat ng trabaho nila, papasok sa'yo. Bakit? Kasi po yung number mo, nakapatong-patong-patong-patong sa number nilang lahat. Maliwanag ba? Yung nga lang ang tanong nila, paano namin mapapatong?
At paano na ipapatong? O, ito yung sagot. Sa pamamagitan po ng application form, ito ho. Pag sumali ka, ma'am, pipil up kayo dito ng application form. Ma'am, magpipil up po kayo dito sa taas. Linawin ko, ha? Lahat ng sasali magpipil up ng application form. Hindi kayo makakasali pag di kayo nagpil up ng form. Dito sa application form, dito na nalalaman kung paano kumikita na sa taas mo. Plus, dito mo rin malalaman kung paano kakikita sa baba mo. Kaya ganun to ka-powerful. Kaya kailangan to. Kasi dito ma-check kung paano ka susweldo sa baba mo. Maliwanag? Pag sumali ka, fill up ka dito sa taas. Kaya lang, hindi ka makakasali kung wala yung pangalan at number ng taong nag-invite sa inyo. Maliwanag ba, ma'am? Ilalagay niyo yung pangalan at number niya. So, bibigyan ka ng bago number. Yung number na binigay sa'yo, idudugtong yan sa number ng nag-invite sa'yo. So, lalabas, ma'am, kayo, nakadugtong sa nag-invite sa inyo. Maliwanag ba? O in-invite nyo yung kapatid nyo, sumali. Pag siya sasali, fill up siya dito sa taas. Kaya lang, hindi naman siya makasali kung wala naman yung pangalan at number mo na, ma'am, kasi ikaw na nag-invite. So lalabas, yung number niya, idudugtong sa number mo. So lalabas, siya nakadugtong sa'yo, ikaw nakadugtong sa nag-invite sa'yo. Maliwanag ba? Para lang po tayong kadena ng motor na dugtong-dugtong. Oh. Kapatid mo, nakadugtong sa'yo, ikaw nakadugtong sa nag-invite sa'yo. Kasi hindi kayo makakasali dito nang walang nag-i-invite. At kung walang nag-invite sa'yo, sasali ka, hindi ka rin makakasali. Bakit? Tatanungin ka ng computer kung kanino ka idudugtong eh. Eh, walang nag-invite. Maliwanag? So, ganyan ka-importante application form. Yung nga lang, ang tanong ng Carmen, eto. Paano niyan, Bol at Singapore sumali? Iba nag-invite. So, hindi ko na pangalan ang nakalagay sa nag-invite. Plus, sulat kami lahat yan. Tama? Eh, pakisagot. Paano kung binura ko lahat yan? Paano mo malalaman na mayroon sumali sa isa Bohol? At paano mo rin malalaman na may sumali sa isa Singapore? Eh, binura ko nga lahat. O, good news, meron kami record eto. Etong record na to, ang tawag po namin dito, genealogy. Ito po yung record ng mga sumasali sa baba nyo na hindi nyo na po alam. Lahat ng nangyayari sa network nyo, lalabas po sa genealogy. Etong genealogy at yung bilog-bilog na yan, iisa itsura niya na, tuturuan namin kayong magbasa nito. Maliwanag ba? Ito po itsura ng genealogy. Pakita ko sa inyo. Dito nyo po makikita lahat, sir, ng nangyayari sa network natin. Dito nyo makikita yung mga mahinang mag-invite, malakas mag-invite, at yung wala pang nai-invite. Dito nyo rin po makikita kung ilan ang sumali sa kaliwat kanan nyo. Kaya, malalaman nyo po yung 1-5 nyo. Pwede kayong magpa-print nito oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Kayo po ang bahala. Maliwanag ba? Kaya lang, linawin ko ho, pag hindi pa ho kayo kasali, please lang, wag na wag ka munang magpapaprint. Maliwanag ba, ma'am? Eh, syempre naman, ang hirap naman, hanap ka ng hanap, eh, ikaw nga hindi mahanap. Ito pa malupit, pag Friday, pumupunta dito sa opisina, nagtatanong, may check-in na ba ako? Tusukin kong ilong mo, nag-pre-taste ka pa lang, may check-in ka na. Nangangatwiran pa, eh, nag-invite na rin naman ako, ha? Bakit sumali na ba? Hindi pa. Nag-pre-taste din. Puro kayo pre-taste, nasaganag pa pa ng check-in, tusukin kong ilong mo. O, dito nyo lahat makikita, at ang tawag dyan genealogy, eto maganda. Etong record nyo, makikita nyo online. Lahat ng nangyayari sa network nyo, makikita nyo online. Pwede nyo makita sa iPhone, iPad, laptop, computer, makikita nyo online. Kahit saan bansa ka, lahat ng network mo, makikita mo online. Pwede nyo makita sa iPhone, iPad, laptop, computer. Ipasok mo lang, mag-login ka lang po, o kaya hanapin mo lang website ng Jinga Juice. Pasok ka lang doon, makikita mo na lahat ng tao mo, kahit na nasa Europe ka, nasa Asia ka, nasa US ka, lahat ng tao mo makikita mo. Maliwanag? Pati yung check-in nyo, pati yung check-in po ninyo, makikita nyo po online. Okay? Yung apat na Friday na nakalipas, makikita nyo online. Plus yung darating na Friday, makikita nyo rin online. Alam nyo, nagpiprint kami ng check-in Tuesday. Pagdating ng Wednesday ng umaga, alam nyo na po yung check-in nyo, makikita nyo na ho. O kaya Tuesday ng hapon, makikita nyo na yung check-in nyo sa darating na Friday, kahit wala pang Friday. Maliwanag ba? O balik ko tayo ha. Kapag mag-invite, ilan kailangan? Dalawa. Eh, meron ka ng dalawa sa A at si B. Eh, di tapos na. Ito yung madalas tanong sa amin. Paano yan? Meron akong kaibigan si P. Interesadong interesado. Gustong sumali. Pwede ko pa bang kunin yan kahit meron na akong dalawa? Ang sagot, pwede pa. Bakit? Tandaan nyo, ha? Sa Jinga Juice, mas maraming invite, mas maganda. Kaya lang ito usapan. Kapag may dalawa ka, lahat ng sosobra, pwede mong kunin. Pero, ibibigay mo lang sa ilalim ng dalawa. Bakit ibibigay sa ilalim? Kasi, hanggang dalawa lang po tayo. So, lahat ng sobra, pag kinuha mo, bigay mo sa ilalim. Kanina mo ibibigay? Eh, di ikaw mamili kung kanina mo ipapasa. Bakit? Ikaw naka-invite sa sobra eh. Kung ako tatanungin mo, kanina mo ibibigay? Eto yung sagot ko. Piliin mong bigyan yung mahinang mag-invite, doon mo ipasa.
Piliin mong bigyan yung wala pang na-invite, doon mo ipasa, eto maganda. Kada bigay mo, kikita sila, yayaman sila. Yayaman ka rin, bakit? Magkakadugtong kayo ng number. Tandaan mo, kahit saan mo ipasa yan, iyo pa rin naman yun eh, dahil sa number. Maliwanag ba? Ang masarap, kada bigay mo, nakakatulong kayo, mayaman sila. Yung mayaman ka rin eh, di tumulong ka na lang lagi. Masarap kayong tumulong. O tingnan nyo ha, sa iba, sa labas po, sa negosyo. Meron akong karinderya, meron si Sir Karinderya. Tapatan ko siya, natutulungan ko ba siya? Hindi, sisiraan ko pa si Sir. Naku, panis ang ulam doon. May ipis, may daga. Mata ko tao, lilipat sa akin, yayaman ako, pero nakasira ako. Dito iba, tumulong ka, yayaman sila, yayaman ka rin. Hindi lagi ka na lang tumulong. Masarap kayong tumulong. At kada tulong nyo, alam nyo ba, nakikita ni Lord yan. Alam niyo ba, pag may natulungan kang isang tao, yung mama, nakikita ni Lord, oh, good news, may napayaman kang isa, ina isang tao, good news, bawas ka isang kasalanan. Okay ba yun, sir? May napayaman ka na naman isa, nakita na naman ni Lord, good news, bawas ka na naman isang kasalanan. Okay ba yun, sir? Marami ka na payaman, nakita ni Lord, good news, bawas ka maraming kasalanan. Okay ba yun, sir? Okay ba yun, sir? Parang masama loob mo, ah. O eto maganda, sir. Pag konti na kasalanan mo, sir, kukunin ka na ni Lord. Natakot si Sir, ayaw nang tumulong, oh. Tumulong na, kinuha pa. Tama? Ang masarap, dala-dalawa lang, oh. Linawin ko nga lang, ha. Wag na wag kayong hinto sa dalawa. Bakit? Minsan yung dalawa, palpak. Maring sa ay nag-abroad, si binabuntis, walang gagalaw, edi hinto, cheque mo. Edi sobra mo, kunin mo, bigay mo sa baba, iyo rin naman yun, eh. At dapat mong kunin yan, eh kung kinuha ng iba yan, eh paano kung magaling siya? Masipag, maraming kakilala, nakuha ng iba, edi iba makinabang, hindi ikaw, yun ang sayang. Maliwanag ba? At wag na wag kayong hinto sa dalawa. At ang maganda, dala-dalawa lang tayo. Alam nyo ba yung dalawa, pag kumuha ng tagalawa, magiging ilan? Apat, apat tagalawa. Walo, walo tagalawa. Magiging 16, 32, 64, 128, 256, 500 plus, magiging 1,000. Ikagugulat nyo, mas dumadami pa. Eto masarap. Sa dami ng tao, lumalaki ang network nyo, lumalaki cheque nyo. Alam nyo ba, tapatin ko kayo ha, sa 10 years ko naggaganito, 15 tao lang na-invite ko. Sa 15, 10 doon huminto. 5 na iwan. Yung 5, napaabot namin ng 1.5 million na tao. Simula sa akin, dumami tao ko. Kaya sa dami ng tao ko, marami akong 1.5 na nakubra. Opo, 1.5 lang yan kasi isa eh. O, pakisagot. Paano kung 10 1.5, magkano na? O, 15,000. Paano kung 100 1.5, magkano na? 150,000. Paano kung 1,000 1.5 na bilang ng computer? Magkano? 1.5 million. Tama, sir. Kaya marami nagmi-million sa ganitong trabaho. Alam nyo, meron ako nasalihan ng kumpanya. Tumagal ako ng 3 taon doon. Bakit ako 3 taon lang doon? Kasi 3 taon lang din yung kumpanya. Nagsara siya, sir. Eh. Ako yung number 1 nila doon. 2 million ako doon, aman. 3 taon, kumita ako doon 45 million. Yumaman kami doon. Yumaman din may-ari, naka 4.4 billion. Yumaman siya, yumaman kami. Eto problema. Pag, nung after 3 years, nagsara siya eh. Ano problema doon? Marami kaming kinausap na bago. Pagkasali, bukas sarado. Yun ang naging problema namin. Bili mo ha, okay lang magsara yun, yumaman kami. Eto tanong, paano yung huling sumali? Pagkasali niya, bukas sarado. O paano siya? Kawawa yun. Tama? At ako po, ang masakit nito, eto, nasa Brunei ako, tok ako ng tok, ganda nito, ganda nito, ganda nito, eto masakit. Pag uwi ko, sarado. Sabi ko, tibay naman ang may-ari, oh. Di man kami sinabihan. O doon ako nag-isip, ano naisip ko? Doon ko naisip na kapag ang may-ari ng ganito negosyo, hindi marunong ng ginagawa natin, walang pakundangan yan magsara. Pag ang may-ari ng ganito negosyo, hindi marunong mag-network, wala siyang alam sa hirap natin. Kaya wala siyang pakialam magsara. Isipin mo kumita ng 4.4 billion, edi yumaman. Sabay sara siya, o paano tayo? 2 million ako doon a month, nawala. Okay? Alam nyo na nagsara yun, nagbukas na naman siyang bago. Bag na dilaw. Ako'y number 1 ulit nila doon. Ay ko nila ako doon, 1.5 million ako doon. Pero bukas pa rin naman sila, kaya lang nagka-problema na. Kaya nagtayo na ako ng Jinga Juice. Kasi bakit? Dito mas makakatulong ako ng tao. Okay, hindi ko na masyadong ikwento na lang po sila. Ang masarap, kami as may-ari, tumutulong kami. Kasi tandaan nyo ha, ang may-aring hindi marunong mag-network, hindi niya alam hirap ng tao kung gaano kahirap eh. Bakit? Ang hirap kaya mag-invite, tandaan nyo. Eh bago ka nga nayaya nung nag-invite sa'yo, pinahirapan mo ngayon eh. Ilang beses ka nang niyayaya, oo ka lang ng oo. Tama? Kaya pag ikaw sumali at mag-invite ka, papahirapan ka rin. Bakit? Karma-karma lang yan. Hindi, joke lang. Mabilis lang naman mag-invite. Kasi ang maganda sa amin, tinuturo namin yung how to invite.
Paano mag-invite ng pilosopo, ng bastos, ng naraket na? Paano mag-invite nung takot na takot sa networking? Paano mag-invite nung napaso sa networking? Tinuturo lahat yan. Paano magpalaki ng network, magpalaki ng check-in, mag-handle ng tao? Libre yan dito, tinuturo namin lahat. Kaya, andali, mag-network. Ang dami nyo sinalihan. Wala namang ganong idea. Ang alam nyo lang, ang lalaki check-in, ganon-ganon. Pero, hirap na hirap mag-invite. Kasi hindi tinuturoan ng mga nag-invite. At hindi tinuturoan ng mga upline. Kami tinuturoan namin para hindi na sila mahirapan. Maliwanag? Na alam nyo, sa totoo lang, no, hirap mag-invite. Hirap din magdaldal. Diba? Ang hirap din magkumbinsi. At kumakumbinsi mo yun, ang hirap sumali. Oo, gusto, pero walang pansali. Gusto sumali, pero walang pambili ng isang bag. Para makasali, katakot-takot na parang gagawin. Andiyan yung magbebenta ng baboy. Magbebenta ng ng baka. Yung iba nga, nagsasangla ng bahay lupa. Yung iba nga, nagbebenta pa ng asawa. Nakabili kayo, sir? Ay, hindi. Na ang hirap ng ginagawa natin, ang problema ito, lahat ng may-ari, hindi marunong mag-network, hindi sanay sa hirap, at lahat silang mayaman, kaya wala silang pakialam sa hirap natin. Kaya tinan nyo, pag yumaman, sarado sila. O sino ang kawawa? Eh tayo ang gumigera, hindi naman may-ari ha. Tapos tayo ang kawawa. Tama? Dito, ang masarap, ako as may-ari, tumutulong ako mag-talk. Kasi aminin nyo man o hindi, no? Ang dami nyo na pong nasalihan. Pakisagot ha, sa dami ng nasalihan nyo, kailan nyo nakita yung may-ari? Kailan nyo nakausap may-ari? Kailan nyo nakabiro may-ari? Kailan ka pinatawa na may-ari? Kailan kayo pinag-pretest na may-ari? Kailan nyo napagdaldal yung may-ari? Wala! Ako lang may-ari nagdadaldalot. Pinatawanan nyo pa? Punta mo si ma'am, tawa na naman. O bigyan ko kayo ng sample na gusto namin makatulong. Sige, sir. Pinakamagandang paraan ng pag-i-invite, imbitahin nyo nang di po nila alam. Sekreto, wag nyo sabing may bayad, wag nyo sabing networking, wag nyo sabing may mga product. Yan ang sekreto. Kasi bakit? Maraming tao, hindi pa talaga alam yung ganito, negative na ang pananaw. Bakit? Kapitbahay niya naloko, nanay niya naloko, kala niya manaloko rin siya. Hindi pa nga niya na-experience, naloko na. Plus, iba'y naloko, hindi kami naloko. Kaya tinuturo namin ng tama. Kaya hanggat maaari, huwag talaga muna magpapaliwanag. Kaya nga masarap, kami as may-ari, tumutulong kami. Oh. Di ba, ang dami nyo na nasalihan. Wala naman kayo nakita may-ari nagdadaldal. Isipin mo, bumiyahe ako ng Baguio, bumiyahe ako ng Dagupan, ako nag-talk, ako nag-gasolina, ako nagbayad hotel ko, ako nagbayad ng venue, ako nagpakain, ano pa hirap nila? Ako pa nagpa-pre-taste. Pagdating sa Chowking, pagdating sa McDo, dalalan sila. Daldal ako, after magdaldal, pinakain ko sila lahat. Sir, nasan yung feed? Sir? Ah, sir, meron tayo dito. Pre-test po mamaya, sir. Pagtapos na, sir. Kasi, sir, pagka-pre-test mo, baka umuwi ka na. Meron tayo, sir. Actually, pinapalamig. Ngayon po, may dispenser kami doon, ha? Ang masarap, kami lang ang nagpapapre-test na kumpanya. Alam nyo ba, sa pinanggalingan ko, bago kami makapagpapre-test, katakot-takot na letter ang nire-request namin. Pagdating sa taas, wala. Turn down din. Hindi naman ina-approve. Kami araw-araw may pre-taste, oh. Totoo po yan. Yes, sir. I love you, sir. Diba? Tinan nyo, at para mapatunayan ko sa inyo, huwag kayong mag-Jinga Juice, huwag kayong sumali. Punta ka lang dito araw-araw, abangan nyo pre-taste, meron kami lagi. Yes. Totoo yan. Tandaan nyo to, ha? Simula nagbukas kami hanggang ngayon, may pre-taste kami lagi. At habang buhay ang pre-taste namin. Para mapil ng tao at matikman ng tao kung gaano kaganda produkto natin. Sa iba, ikaw ang nagpapapretest eh. E di pera mo rin yun. Tama, sir, di ba? Yung binili mo, hinahalos ikaw nga. Ang ayaw mo ngang inumin sa mahal, tapos papainumin mo lang sa kapitbahay mo. O, sino kawawa? Kawawa yung taot. Kaya nga, tamo ha, pupunta ako ng Cebu sa Biyernes, may dala akong pretest. Pupunta ako ng Bohol sa Sabado, may dala akong pretest. Pumupunta kami ibang bansa, nagdadala akong pretest kasi gusto namin, hindi gagastos ang tao. Yun ang, kasi tandaan nyo po ito ha, kung bakit ko lahat ginagawa na ako mismo may-ari nagpapaliwanag, bakit? Maraming tao pag nakakita ng bilog-bilog, masama iniisip. At kung bakit ako rin nagpapaliwanag, alam na alam ko kasi yung hirap na dadaanan mo. 10 taon ako nagaganyan eh. 10 taon ako nag-network, kaya alam ko yung gagawin mo. Kaya tutulungan na kita. Sa iba, sino may-ari nagsabing tutulungan tayo? Wala. Eh lahat ng lugar napuntahan ko na eh. Umiikotan, nagtotoka ako sa North Cotabato, nagsultan ko darat pa ako. Nagkalibo na ako, si Sir, aklan yata, oh. Nagtok na ako sa Jollibee Kalibo. Ang dami ko nang inikot, nagtotoka ako nagbabayad, ako lahat. Saan ka kumpanya makita ng ganyan?
na buhay namin, sinasakripisyo namin sa kay aeroplano, na pag sumempla niyan, patay kami. Tamon, saya mo pa? Na ang mayari, alam niyo ba yung nasalihan ko? 11 ng umaga papasok, alas 3 ng hapon, uuwi na. Ano na tulong sa amin? Well, 10 years ako nag-network, isang beses, di ko nga napagdaldal. Kaya sabi ko, magtayo na lang ako sarili. Kasi pag mahina kami, pag may problema kami nag-solve, pag mahina kami kinakausap, mimitingin kami, pag mahina, tutulungan nyo kami, hataw, hataw, hataw tayo, puro ganun narinig ko, isip-isip ko lang, hatawin ko ulo mo eh. Bakit? Tandaan nyo ha, 10 taon kami magkasama, sir, 12 billion ang perang pinasok ko ha, tulungan mo lang niya kami. Wala naman sila kung wala kami ha. Wala ang kumpanya kung wala ang tao. Kaya ako, bilang pa-thank you, hindi ka pa sumasali, tumutulong na kami. Tama, sir? Yes! Mayor! Tingnan nyo, hindi ko man kayo mapasali, pero napasaya ko kayo. Sa ibang kumpanya, pag nakita nyo may-ari, halos sinasamba nyo nga. Na halos natatakot kayo sa may-ari. Aminin man natin o hindi, wala sila kung wala tao. Tama? Hindi naman sila yaman kung wala sumasali. Ha? Sino nag-invite? Sa sinalihan kong kumpanya, ni isang tao, walang in-invite yung may-ari namin. Kami lahat nag-invite. Dumami ng tao nila dahil sa amin. Tapos di namin makausap. Karamihan ng may-ari nakikita nyo once a year lang. May kita mo pa anniversary. At nasa stage, ikaw nasa malayo, may-ari, kaway-kaway lang sa'yo ganun. Dito, nag-ubibiroan tayo. Ano point ko? Ako, kapantay nyo, kayo, kapantay namin. Pantay-pantay tayo dito, walang boss. Diba? Oh. Naisipin nyo, ang ganda-ganda ng kotse ko, kahapon, no, nasa anong Lunes, nagtok ako sa may Bagyo, sa McDo. Ang lalim ng parking, pagpasok ko, hindi pumasok. Yung sasakyan ko, gaganong-ganon, dahil nasa gitna ng bakal, gaganong-ganon, no? Naggasgas, kumayas ilalim. Walang problema, bakit? Talagang naman ginagamit ko yan para pang negosyo. Na kung isipin nyo ha, ang ganda ng kotse ko, dinadala ko saan-saan lugar para makita nila na meron nagbagong buhay, may umaman, para mapa-oo. Kasi pag nakita na, alam niyo ang tao, pag nakita ng magagandang bagay, sumasali. E pag sumali, di papasok sa'yo, di natulungan ka namin, e di nagamit mo na kami. Eto masarap ma'am, willing ako magpagamit. Okay ba yun ma'am? Iba yung tawa mo mama. May halong kamanya ka mama. Sige sir. Sir, anong bebenta? Dito, linawin ko, sir, ha? Wala pong bentahan mangyayari sa Jinga Juice. Mag-invite tayo ng tao, sir, para makapakinig. Pag yan nakapakinig, nainganyo sa amin, sasali yan, sir. Bibili siya ng isang bag. Pag siya bumili, doon ka namin babayaran ng sweldo, sir. So, hindi tayo direct selling. Hindi tayo benta-benta. Mag-i-invite ka ng bibili, at eto, masarap, para makasali, anong bibilin? Jinga pack, pakisagot. Ilang boxes lang ng Jinga pack? 16. Eh, di nakabenta ka ng 16 boxes na. Bakit ka pa magbebenta ng 1 box? Eh, may bumibili ng 16. O, di ba, volume ang nabebenta? Yan ang sekreto ni Henry C. Nila Lusyutan. Volume kung sila magbenta. Kaya sila mayaman. Kaya hindi tayo nag-aalok-alok. Maghanap ka ng bibili. Kasi ang inaalok natin, negosyo. Maliwanag? Na ang masarap, what is 8970? Negosyante kayo. May office kayo, wala kang babayaran. Wala kang babayaran kuryente, tubig, tao, pasweldo, renta, walang sakit ulo. Walang mga permit-permit. Eh pag nagdinegosyo, alam nila sir yan, ang sakit sa ulo pag nagdinegosyo. Iyo ang kuryente, tubig, tao, pasweldo, renta, lahat sakit na, pati empleyado. Mas nauna pang ang kumita empleyado eh. Yung mayari, abono na, dukot na, parang si Fernando po, dukot na ng dukot, para lang hindi magsara. Empleyado, hindi mo pwedeng isara eh. Patay ka, demanda ka sa dolit. Ano, sir? May sinasabi kayo, sir. O, tandaan nyo, ha? O, e-check nyo po ako sa YouTube para makita nyo history namin. Ako po, number one ng number one kumpanya. 10 years po akong number one. 20 times akong in-award as number one sa Araneta Coliseum. 5 times ako na-picture sa TV from Mahirap na Yumaman. Kabuhayang Swak na Swak, rated kay Channel 4, marami pa. Kung napanood nyo ako kanina, may-ari na po kami. O para malaman nyo at mapapatunayan ko sa inyo na kami ay naging successful sa ganito negosyo na dating mahirap, ako po ang number one ng first quadrant. Diyan po ako Yumaman. Kumita ako diyan 45 million tatlong taon. Pero para ma-check nyo rin buhay ko, punta kayo doon sa Callejon 55, Villa Antonio Compound.
Maliit na iskinita. Simula sa dingding na to, ganito lang kalapad. Papasok ka, yung dulo yung bahay namin. Kailang Ma'am Bert, nagta-tricycle. Doon kami nagrerenta, 2,000 a month. Okay? After first quadrant, dyan po ako sa Vita Plus Yumaman. Kami number one ng Vita Plus. 10 years akong number one ng iisang may-ari. Ang may-ari ng first quadrant, may-ari ng Vita Plus iisa. Bakit ako nagtayo ng Jinga Juice? Nung nagsara first quadrant, hindi kami nasabihan. Nung nagsara first quadrant, nagbukas siya Vita Plus. Wala pang 1 month, binuksan niya ang green barley. Kaya masama damdamin namin. Bakit? Bawal ang tao mag-network ng dalawa. Mas bawal may-ari, dalawa kumpanya. At marami, ang daming murang Vita Plus. Hindi ako against ha, baka may nagba-Vita Plus. Kahit di kayo mag-Jinga Juice, walang problema. Kasi tandaan nyo, kumita kami nang hindi ka nag-first quadrant, hindi ka nag-Vita Plus. Ibig sabihin, kumita kami sa ibang tao, hindi sa'yo galing. Kasi hindi ka naman nag-first quadrant, hindi ka nag-Vita Plus. Ano kinita ko sa'yo? Nising ko? Wala! Pero yumaman kami, galing sa ibang tao. Hindi ka man maniwala sa Jinga Juice, mag-invite kami ibang tao. Sa dami ng tao. Tandaan nyo to ha, tandaan nyo po ito. 100 million ang Pilipino sa Pilipinas. Lahat ng networking company, Amway, Forever Living, Intras, New Skin, lahat yan, Uno, Primera, lahat yan, Vita Plus, kung ano-ano pa, 5 million lang ang sumali lahat. May 95 million pa kaming kukunin na bago kahit ayaw nung 5 million na luma. Kahit ayaw nila, marami pang bago. Kaya yayaman at yayaman kami, tandaan nyo. 12 years o 13 years na akong nagne-network. Ang dating 8 years old, dagdagan mo ng 13 years, ilang taon na? O yan yung mga bagong papasok sa ganito negosyo. Kung ang edad niyan dati, 8 years old, hindi niyan alam ang networking, bata. After 13 years o after 12 years, 20 na yan. Marunong na yan sa hirap ng buhay. Mapapa-oo na namin yan. Nung 8 years old yan, di na sali. Ang alam lang niya, maglaro. Pero ngayon, alam niya na ang hirap ng buhay, kaya mayayaya namin yan. Kaya, kahit ayaw ng 5 million, may 95 million kaming uunti-untiin. Hindi yaman din kami, kahit ayaw maniwala ng iba. At tandaan nyo to ha, dalawang kumpanya na palakas namin, hindi akin yun. Pakisagot, paano pa yung akin? Tandaan nyo. At tandaan nyo to ha, dalawang kumpanya, hindi ka sumali, kumita ako doon. O anong bearing mo doon sa dalawang kumpanya? Wala. E di sumali ka na lang sa amin para sama-sama tayong yumaman habang isang taon pa lang kamit. Tama? Kasi unang-una, hindi naman kita pipilitin maengganyo. Hindi namin kayo pipilitin maengganyo. Bakit? Kami po ay nagtatrabaho lang. Ang point eto, sabayan nyo kami as may-ari, tumutulong kami. Diba? Naaminin nyo man o hindi, kailan nyo napagpaliwanag si Roy Logoles ng Forever Living? Wala, hindi mo mapagpaliwanag yan. Ang mayari niya, si Rexmon, yung kano. Siya ang general manager ng Forever Living. Oh, kailan nyo napagpaliwanag yung may-ari ng Uno? Sila William Barbo, sila Herbie Chua. Wala. Si Mark Dapito nga, hindi nyo mapagpaliwanag. Number one dun eh. Eh ako ang idol nun eh. Eh lahat ng CD ko pinapanood nun eh. Oh. Tanongin mo, nagpe-first quadrant kami, legacy siya. CD ko ng training pinapanood niya eh, sa mga tao niya. Lahat ng leader niya, sinasala niya yung CD. Ano sabi niya sa tao niya? Huwag nyo nang intindi yung first quadrant. Huwag nyo nang intindi yung salitang first quadrant. Yung tinuturo ni Gary, yan yung tama. Pakinggan nyo lang kung paano mag-network. Oh, kahit ang kausapin niyo siya, pag nakikita kami diyan, boss ang tawag sa akin noon eh. Eh kasi, kinopia niya ako eh. Ang point ko, eto, nagawa ko anong dahilan di mo kaya. Plus, tutulungan pa kita oh. Eh di mas magaan na sa'yo. Kasi aminin nyo man o hindi, hindi man kayo mag-Jinga Juice, okay buhay ko eh. Tama? Okay naman kami. Maganda naman bahay ko, kotse ko. Ang point ko, edi samantalahin mo habang andito pa kami. Habang maaga. 1 year pa lang kami oh. Ang masarap, ako as may-ari tumutulong. Wala pong ganyang kumpanya. Totoo yun. Tama? O balik tayo ha. O lahat po ng sobra, bibigay sa ilalim ha. Ang good news, may nag-invite sa inyo. Lahat naman ang sobra nung nag-invite sa inyo po ipapasa. Kasi dadawalan, di ba? Sir, pag may sobra ka, bibigay mo sa baba, tama? May nag-invite sa inyo, sir. Yung sobra naman niya, ibibigay sa inyo. Kaya dito, everybody happy. Kasi tapon lang kayo ng tapon pababa. Kaya ang ganit.
Maliwanag. O ito yung pang-apat na benepisyo. Meron na kaming 10 level na rebates. Ito po, sa repeat order na lang po ito. Product movement, iniinom eh, nauubos. Consumable po kasi. Alam niyo yung one box, ang halaga po, 780 pesos, less 50%. Magkano na lang? 390 pesos na lang siya. Si B, bibili yan ulit dahil sa mura. Tama po ba? O ito maganda, kada bili niya, kikita ka ng 1% sa lahat ng binibili niya, kahit ikaw tulog. At bibili siya sa office kasi dito siya may less 50. Pagbili niya, 1% ka kahit na nasa trabaho ka. Bili akong Coke, sino sa inyo may 1%? Wala, bili kasi ito, wala rin akong kita. Tamo, talo tayo lahat. Lugi tayo. Walang end user na yumaman. Tawag sa atin lahat end user. O ito maganda, si B, niyaya si C, kada bili ni C, 1% ka pa ulit. Si C, niyaya si D, kada bili ni D, 1% ka pa ulit. Si D, niyaya si E, kada bili ni E, 1% ka pa ulit. Yang 1% na yan, hanggang 10 level yan. Dahil 10 level, pag tinotal nyo, 10% lahat. Ito maganda. Yang 10% na yan, sa 780 minumultiply ng computer namin. Hindi sa 390 na binayaran at... Sir, binayaran ni B ang 1 box, 390. Rebates nyo sa 780. At yung rebates nyo, makukuha nyo yan kahit wala po kayong ginawa. Liwanagin ko ha. Yung rebates na yan, makukuha nyo yan kahit wala kang ginawa. Maliwanag? Kasi sa ibang kumpanya, bago ka magka-rebates, benta ka muna. Bili ka muna. Invite ka muna. Patay ka, pahirapan ka bago makuha yung rebates. Sa amin, kahit wala kang alam, bigay namin rebates mo. Maliwanag? Kasi wala kaming kota-kota. Wala kaming pahirap. Okay? Ang maganda, mamimili mga tao sa inyo sa baba kasi maengganyo sa less 50%. Mamimili sila dahil mura. At ang masarap, bibili at bibili ang lalo kasi ang dami namin product. At ang masarap, tingnan nyo, si B, isa lang ba ma-invite niya si C? Paano kung 10 C, 10% ka kaagad? Yung 10 C, bawat isa tig sa 10 D, 100 na tao, 100%. Habang lumalalim, lumalapad, lumalaki rebates, lumalaki yung commission nyo. Maliwanag ba? At ang masarap, mamimili sila kasi dahil sa less 50% na ang maganda, ang daming product lalong uulit-ulit. Na ang maganda pa, darating ang panahon, lahat ng kailangan nyo, magulat ka, baka makita nyo sa Jinga Juice. Baka magulat ka, pagdating ng panahon, sa Jinga Juice, meron kaming diaper, may chinelas, may baterya, may kandila, marami pa. Baka ikagulat nyo ngayon, pagdating ng panahon, sa Jinga Juice, meron kami Viagra. Ito masarap. Pag bumili ka ng Viagra, less 50%. Ito maganda. Pag tumigas, kalahati lang. Kasi less 50. Gumagamit ba si ma'am? O, linawin ko ha. Ang dami namin product at linawin ko ha. Paglabas nyo ng pinto, meron nyo dyan Jinga Juice Cafe, katabi ng Pandi Manila. Para siyang Starbucks, sir. Figaro, cha time. Lahat na nabibili nyo sa Starbucks, meron nyo doon. Okay? Marami kami mga pagkain doon. Mga kape, mga corn beef. Marami ho doon. Eto masarap. Lahat ng tao nyo na bumibili doon, automatic, sa ayo at sa gusto mo, babayaran namin kayo ng 1% sa lahat ng binibili nila. May commission kayo. Yan ang maganda dyan. O, tinan nyo mabuti ha. Para lang maintindihan nyo. Ang dami ko nang kinain sa Starbucks ha. Kailan kayo kumita? Wala. Ang dami nyo na rin kinain sa Starbucks at Figaro. Kailan ako kumita? Wala. Eto masarap. Nasa bahay ka, tao mo, nagkape sa Jinga Juice Cafe namin. Pagbili niya ng kape, may rebates ka. O anong alam mo doon? Bumili siya ng corn beef pandesal, may rebates ka. Yun ang masarap doon. Ginagawa namin lahat para kumita yung tao. Kaya nga nilakihan namin yung sweldo. Hindi ba kayo nagtataka? Maraming networking company ngayon ang nagbago ng marketing plan dahil sa Jinga Juice. Totoo yun. Ang daming may-ari ang natakot sa Jinga Juice. Kaya nag-iba-iba ng marketing plan. Kaya yung mga leader natakot o talo na sa Jinga Juice. Kasi kami ang 1,000 sa iba 500. Kami 1,500 sa iba 500. Ang rebates ng iba hanggang third level, kami 10. Kaya ang daming tuwan-tuwa sa Jinga Juice. Tapos ang mura ng Jinga Pack namin. Sa ibang kumpanya, guyabano, 10,000. Tumaas pa. O paano yung tao? Tapos ang late ng kita. Alam niyo ho ba yung Royal? Sa Royal, sali ka, 14,888. Mag-invite ka isa, bayaran ka 500. Ang laki ng pinasok mo, pero 500 lang bibigay sa'yo. Nasaan yung sobrang pera? Nasa may-ari yun. Sa amin, no? 8,970, 1,000. Sa kanila, 2,148, 30,000. 1,000 lang bibigay sa'yo. Pasok ka muna ng 30,000 bago ka bigyan 1,000. Sa amin, 8,970, 1,000.
Parehas ang kita, malaki ang kita, madaling i-promote. Yun lang gusto kong iparating sa inyo. Panglima, meron pa kaming libreng accident insurance. Libre, halagang 20,000. Pagbili mo ng Jinga pack, naka-insured ka na kagad. Para malaman mo naka-insured ka, gamitin mo, magpa-aksidente ka. Kasi iba hindi naniniwala eh. Totoo ba yan? Eh di gamitin mo. At ito, accident insurance, dapat na-aksidenteng natigok. Kung na-aksidente buhay pa, lapitan mo na, tigukin mo na, gumagapan ka pa, tirahin mo na, para maklaim mo, pasaway naman yan eh. Anong saklo-saklolo? Tuluyan mo na oh. Tama? Ang masarap, laking tulong din yan, 20,000 sample. Yung dealer na aksidente, kahit papano yung pamilya, makapag-claim 20,000, laking tulong din yan, pangkapi-kapi rin yan. Kung malungkot ka, namatayan ka, nagdadalamati ka, malungkot ka para sumaya ka, edi pang-shopping mo yan. Habang may lamay, mag-mega mall ka muna. Mamili-mili ka dyan. O pag-uwi mo, ingitin mo na lang siya. O dahil sa'yo, meron akong napamili. Alam nyo ba, no? Laking tulong yan. At alam mo, bigyan ko kayo idea at kung mahal na mahal nyo yung asawa nyo, isalin nyo. Pagkasalin niya, pahatawin mo. Kakahataw na aksidente, edi mag-claim ka 20,000. Ang masarap, mag-asawa ka ulit. Pagkasawa mo, isalin mo na naman siya. Pagkasali, pahatawin mo na naman. Kakahataw na aksidente na naman, o claim ka na naman 20,000. Eto pinakamaganda. Ano yon? Magiging negosyo nyo pa yan. Okay ba yon, ma'am? Hoya, at linawin ko ha, good for 1 year lang to ha. Please, request lang kami. Bago matapos ang isang taon, please lang. Pakigamit naman siya para hindi masayang ha. Okay ba? O eto yung pang-anim na benepisyo. Eto pa, tingnan nyo ha, kami lang gumawa ng ganito. Ganito kami kabait. Bakit? Meron kami tinatawag na 5% na profit sharing. Ano ibig sabihin yan? Simpleng-simple. Yung 5% nakikitain ng company sa lahat ng mabebenta, buong Pilipinas kasama abroad, sa loob ng isang taon, lahat ng mabebenta, hindi lang kasama ang Jinga Pack, lahat ng mabibili na produkto sa Jinga Juice, yung 5% ng kikitain ng kumpanya, makikishare po kayo. Sample, kumita ng 1 billion ng kumpanya isang taon. Yung 5% ng 1 billion is 50 million. Yung 50 million na dapat kita ng kumpanya, ibabalik namin sa tao yung bilang pa-thank you. Kami lang ang gumawa ng ganyan. Yung kita ng kumpanya, ibabalik sa tao. O para maintindihan nyo, ang tagal nyo nang kumakain sa Jollibee, pakisagot, kailan kayo hinahanap na may-ari ng Jollibee para hatian ng kinain niya kahit lagi kang kumakain dyan? Kahit ubusin nyo pagkain ng Jollibee, sino hinahatian ng may-ari ng kita niya? Wala! Kahit suki ka dyan. Hindi naman lalapit sa'yo, suki ko to, hatihan ko to ng kinita. Walang ganun may-ari. Kami 5%, babalik namin sa tao. Ganyang kabait ang Jinga Juice. Maliwanag? O eto pa, dagdag namin, oh. Kami lang po ang kauna-una ng ganito negosyo, ang nagtayo ng kondominium sa Tagaytay. Isingit ko na lang po ito. Alam nyo ba ang Jinga Juice? Meron no kaming Jinga Tower sa Tagaytay, oh. Meron kaming tinayong kondominium doon. Ito para sa mga dealer ng Jinga Juice na pagdating ng panahon, mawalan ka ng cheque, humina network mo, at least meron kang bahay o meron kang pagkakakitaan. Kasi maraming kumpanya, maraming nawawalang leader, nawawala ang cheque, hindi man lang naaalala ng may-ari. Marami kaya mga leader na wala na sa kumpanya nila, wala silang pakialam. Kami, nag-iisip na kami ngayon pa lang, mawala man ang cheque mo, mawala man ang network mo, pagdating ng future, maging ready ka. Okay? Kasi ang dami kong kasamang yumaman na mahirap ulit sila ngayon. Maraming ganyan po. Tama? O kaya nagtayo kami ng Jinga Tower. Ito po, condominium. Nasa sentro po ng Tagaytay, malapit sa Starbucks, sa mga Leslie's, mga kainan, nasa sentro ng Tagaytay. Malapit din po yan sa Bulkan Taal. Bakit malapit sa Bulkan Taal? Para pag sumabog, tunaw ka. Para hindi ka na magbabayad. O hindi, joke lang, patay na yung bulkan na yan, di na-active yan. Alam nyo, ang Jinga Tower na yan, 8 palapag po siya, 8 floors. Kada isang floor, 14 na kwarto. So nasa 120 plus na kwarto po yan. Maliwanag? Ang maganda, meron siyang clubhouse, water spa, swimming pool, gym, restaurant, kompleto na siya. At ang maganda, yung Jinga Tower, pag binili nyo yan, yan po yung fully furnished niya, yan po itsura niya. Tapos na siya, pagpasok mo, matutulog ka na lang. May rep, may TV, may lahat kompleto na. Lahat ng condominium, pag bumili ka, ikaw pa magpapa-interior decoration. Eto, tapos na. May TV, may rep, may kama, may kalan, kompleto na po siya. Ang isang condominium, 3.7 million. Pero good news, ginawa namin fractional ownership. Ano yon? Time sharing. Sa isang kwarto, pwede kayong magmay-ari, 10 kayo sa isang kwarto. Ang 3.7 million, magiging 375,000 na lang.
Yung 375,000 na yun, pag nabayaran mo, bibigyan namin kayo ng titulo. Yung titulo nakalagay doon, perpetual ownership. Iyo habang buhay. Lahat ng kondominium, 50 years din na iyo. Ang maganda, iyo habang buhay, pwede mong ipamana, pamana, pamana sa anak-anak po yung kondominium. Kasi iyo habang buhay. Ang masarap, pag nabayaran mo yung 375,000, sa loob ng isang taon, meron kang isang buwan na libreng gamit. Kung hindi mo gagamitin, iparenta mo. Sa Tagaytay, 4,000 a night ang renta ng hotel. Bakit pwedeng iparenta? Kasi ang Jinga Tower, gagawin naming hotel. Kami magpapatakbo. May tao, may manager, lahat, may crew, kompleto. Yung isang taon, may isang buwan kang libre. Tama? Huwag mong gamitin. Yung 30 days na isang buwan, huwag mong gamitin, iparenta mo. E 4,000 kada gabi. 4,000 times 30 days, 120,000 yon. Yun ang pwede mong kitain doon sa hotel mo. Sa kondominyo mo. Maliwanag ba? Isang taon, isang buwan kang libreng gamit sa kwarto. Good news, lahat ng amenities, isang taon kang pwedeng gumamit. Gusto mo mag-swimming ka January 1 hanggang December 31, dire-diretso, para ikaw na ang maging sirena. Di ba may palabas na sirena? O kung gusto mo naman, mag-gym ka January 1 hanggang December 31. Tingnan natin kung di mo talunin si Arnold Schwarzenegger sa katawan. Isang taon lahat magagamit mo, pero ang kwarto isang buwan lang. Kung hindi mo gagamitin, ipagamit mo, iparenta mo. Gusto mo yung isang buwan, tatlong linggo, parenta. Isang linggo, gamitin mo. At ito maganda, yan 375,000 na yan, hindi nyo babayaran ng 375,000. Alam nyo ba, magda-down lang po kayo ng 25,000 para magkaroon ng Jinga Tower. Sa 25,000 na dinaw nyo, sa 25,000 na dinaw nyo, automatic, nakakuha ka na ng Jinga Tower, plus, bibigyan ka pa namin ng isang bag libre. Dahil sa 25,000 mo, dyan kukunin yung 8,970 para ipangsali sa'yo. Kaya, dalawa ang nasa pool ng 25,000 mo. May Jinga Tower ka na, at dealer ka pa ng Jinga Juice. Sa 25,000 na yan dinown mo, dyan nakukunin yung 8,970 pansali. Diba sa condominium, nagda-down ka 50,000, anong napapala mo? Wala, pag di mo nga natuloy, ipo-forfeit nila yun eh. Tama? O dito, 25,000 lang, dealer ka pa kaagad. Kasali ka kaagad. Meron kang balance na 350. Yung 350, 28 months to pay, zero interest. Kaya magiging 12,500 lang siya a month. At ang masarap, lahat ng kwarto sa amin, mula baba hanggang taas, anumang corner, pare-parehas ang presyo. Sa iba, iba ang presyo ng taas. Iba ang presyo ng magandang view. Tama? Kami lahat, pare-parehas. Kaya unahan kayo kung sino mauuna. Pag nauna ka, mamili ka na ng corner, mamili ka ng floor. Tama? Pare-parehas presyo. At ito maganda, may na-invite ka isang tao, nag-down ng 25,000, pwede kang kumita ng 19,500 sa isang tao. Isipin mo, 10 na invite mo, kumuha lahat. 195,000 yun. Plus, 10 bag yun. E di dealer sila, 10, may hahataw sa'yo. Maliwanag? Na nabentahan mo na ng kondo, napahataw pa sa network natin. E di dalawa sa pool. Tama? O dagdag ko ha, 300,000 naman ang pinakamalaking pasweldo sa Jinga Juice. Hindi na po yan lalaki ha. Kahit magaling ka, masipag ka, marami kang kakilala, hanggang 300,000 ka lang kada buwan. Okay? Kaya lang, ang daming kumikita sa amin ng 500,000 naman. Alam niyo kung bakit? Marami sa amin sumasali ng pito-pito. Marami sa amin nagsa-seven headers. Nagmumultiple heads. Pwede ka sumali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito maganda sa Jinga Juice, sir. Isang tao hanggang 6 na beses pwede sumali. Ikaw, 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 ikaw. So pwede mong gawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikaw, pampito anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikaw, pampito asawa. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, pangalan mo, pampito anak. Pwede yun, mama? Na ang maganda, pag nagka-cheque ang 6 na cheque mo, ibibigay ko lahat yan sa Friday. Sa ibang kumpanya, pag nagka-cheque ang 6, hindi mo makukuha lahat. Bakit? Oo, pangalan mo 6, pero iba-iba number. Dahil iba-iba number, hindi daw ikaw. Para maging ikaw, patunayan mo pagpipilapin ka ng affidavit of identity. Bibili kang form, sedula, notaryo. Sa ibang kumpanya, hindi kayo nagtataka ng daming papeles? Negosyo ng kumpanya. Kasi dahil sa binabayad mo, kumikita sila doon. Kami, walang ganon. Kahit na mali ang letra, papalit mo sa cashier, pwede. Sa ibang kumpanya, na mali ang letra, ang daming papeles. Notaryo ka agad kailangan. Sa amin, walang pahirap. At kami lang po ang kumpanya na ang bangko, Union Bank.
Ang Union Bank, kahit saan nyo ipapalit, pwede. Nakuha mo ang cheque mo dito sa Ortigas, pumunta ka ng Kalibo, sir, nagpapalit ka doon, may Union Bank, papalitan, pwede online sila. At good news, pag pinapalit mo, walang charge, walang bayad. Sa ibang kumpanya, may charge siya bawat isa 100. Maraming ganyang loko-lokong kumpanya. Sina-charge kayo, tapos kinukuha rin ng kumpanya yung charge. Kawawa yung tao. At matutuwa kayo sa Jinga Juice. Bakit? Kami lang ang kumpanya na pag mag-CR ka, libre, walang bayad. Ganong kaganda CR namin. Totoo yun. Maraming kumpanya kaya, kada ihi 5 pesos. Ganon sa pinanggalingan ko eh. Ihi ka 5 pesos, mamaya 5 pesos na naman. Eh isipin mo, nag-invite ka 10, iihi lahat. Ililibre mo yun. Siyempre, mahiya ka dyan. Ang masakit, di ka pa kumikita, bayad ka na. At sa amin, matutuwa ka. Libre ang CR. At ikatutuwa nyo, lalo sa lalaki, pag nag-CR ka, hirap kang umawak. Good news, meron kaming tagahawak. Ganong kaganda CR namin. Wala nang bayad, may tutulong pa sa'yo. Tignan mo na. At para patas sa babae, nag-CR kayo, hirap ka magugas, good news, pagpasok sa loob ng CR, may button dun. Pag nakita mo yung button, dahil hirap ka magugas, pindutin mo lang. Pagpindot mo, may kamay lalabas siya na magugas sa'yo. Ganong kaganda, ma'am. Huwag mo lang ilayo para hindi niya na hinahanap-hanap, iniiwas mo pa. Kaya ngayon CR namin, laging panayang sira ng pinto. Kasi bakit? Kakaihi lang, pipila na naman. Ihi, pila. Sabi ko, pila ka ng pila. Alam mo, sabi sa akin, eh kasi sir, ang sarap eh. Eh siyempre, pagpasok niya, pindot lang. Pagpindot, plak, 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 plak. Ganun na kaagad oh. Tsaka ganun ba tunog doon? Plak, 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 plak. Parang laspag, mama. Alam mo, maaaring nagtatawanan tayo. Pero eto point ko. Sa dami ng tao kasi sa kumpanya, tingnan nyo na lang ha, sa dami po ninyo, may iihit, tama? E di kikita yung kumpanya, bakit mo i-charge ng CR? Eh, McDo Jollibee nga, wala kang binibili, walang charge eh. Kahit magtambay ka nga, walang charge eh. Eh, ba't sa ibang kumpanya may charge? Eh, ang yaman ng kumpanya nila. Ano ang mas mahal? Bibili ka ng 30 pesos na burger sa McDo na walang bayad ang CR o bibili ka ng kulang 10,000 na bag sa kumpanya may bayad CR. Eh kumikita nga sila ng malaki sa bag eh. Ba't maniningil pa sa CR? Eh McDo nga, lit-lit ng tinapay, di nga sila naniningil ng CR. Ang point ko, bakit pagkakakitaan yung tao? Kawawa yung tao. Kaya sa amin, lahat ng pangit sa labas, inalis namin sa Jinga Juice. Diba? Kasi kawawa ang tao, tandaan nyo ha, 10 taon ako nag-network, ang daming umiiyak sa akin, sir, hindi ko nakuha yung sweldo ng asawa ko kasi nasa abroad, di nakagawang papeles. Ako kahit anong daing ko sa mayari, wala, rules daw nila eh. Bakit ka magaganyang rules eh hindi naman kailangan? Kawawa yung tao, nung tinanggap ang pera, tinanggap, pa iba-ibang pangalan, tinanggap, chuchekin, di tatanggapin. O hindi bibigay. Kawawa yung tao. Okay, balik tayo ha. Ang trabaho na marami sa isa parehas lang, pero ito pagkakaiba. Iba ang kita ng isa sa kita ng pito. Bakit? Kasi pag pito sinali nyo, yan po yung kikita ka ng pitong 300,000. Kaya kikita kayo ng 2.1 million kada buwan. Kaya maraming nagmi-million dito sa ganitong negosyo. Kaya nga ako, unang kumpanya, 2 million mahigit, sumunod 1.5 mahigit. Kasi lagi ako nagpipito-pito. Kasi trabaho na marami sa isa parehas lang, pero iba ang kita ng isa sa kita ng pito. Pero ang pagod, parehas lang. May taxi ako isa, taxi ni Ma'am Pito, sino malaki kita sa amin? Si Ma'am, pito boundary niya, kahit 24 hours ako bumiyahe, hindi ko aabutan yung pitong boundary ni Ma'am. Ganon din dito. Eh, parehas lang ang pagod niya. Bigyan natin sample. Si Juan, para kumita, kailangan kaliwat kanan. Meron na siyang kaliwat kanan, tapos na. Si 2, para kumita, kailangan kaliwat kanan, meron na si 4 and 5. Si 3, para kumita, kailangan kaliwat kanan, meron na si 6 and 7. Yung tatlo na yan, lagi nang magkaka-check-in, ano lang gagawin mo? Si 4, bigyan mo 2, si 5, 2, 6, 2, 7, 2. Alam nyo ba yung Tagalawang ibibigay nyo? 8 tao lang yan, 8. Pag yung 8 na yan gumalaw, o automatic, yan na po yung magiging 7 ang check-in nyo. Kaya, kikita na ho kayo ng milyon sa ganitong trabaho. Kaya marami nagmi-milyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikaw, pampito anak. Yung anak mo, para kumita, kailangan kaliwat kanan. Bigyan mong kaliwa, bigyan mong kanan. Kada bigay mo papares, kada pares, check is 7, check is 3, check is 1. Bakit yung may check lahat? Kasi, naalala ba kanina magkakadugtong number? Dahil magkakadugtong number, isang bigay, tuhog sila lahat. Eh, ikaw lahat yan. Eto, masarap. Pag sumali ka ng pito, yan po yung bibili ka lang ng pitong 8,970. Ang pitong 8,970, 62,790 pesos lang po yan. Yan po yung puhunan para kitain yung 2.1 million. Actually, di puhunan yan, bumili ka lang. Oh. Bumili ka ng pitong bag, bibigyan ka namin ng pitong bag. Ngayon, ang kukunin mo, pitong 12,480. Bakit pitong 12,480? Yun ang halaga niya talaga eh.
Ang pitong 12480, ang halaga po niyan, 87,360. Yan yung product na babalik sa'yo. Nagbayad ka ng 62, kukuha kang product 87. Ang masarap, sumali ka ng pito, ilang 1,000 lalabas? Ilang 1,500 lalabas? Ang dami, eh, hindi ka pa nag-invite. Sumali ka pa lang yan, anim nga pangalan mo eh. Pampito anak, dalawa lang kayo nun ah. Pero sa Friday, susweldo ka ng 13,500. Yan po yung cheque mo sa Friday na pwede mong ipang-engganyo sa kakilala mo. Na ang masarap, nagbayad ka 62, nagka-cheque ka 13,500. E di 49 lang puhunan mo, tas milyong-milyong kitaan. Na ang masarap, 87,000 yung product. 13,500 cheque, alam nyo ba? Pag tinotal niyan, 100,000 mahigit yan. Yan ang kapalit ng 62,000 na inilabas mo. Nagbayad ka ng 62,000, babalik sa'yo, 100,000 mahigit. Anong lugi dun? Na ang masarap, may opisina ka, libre. Walang babayaran, kuryente, tubig, tao, walang ganon. Ang masarap, kung bakit ko pinapakita yan, marami akong kausap na negosyante. Yan ang laging tanong, ROI, return of investment. Pag ako ba nagtayo ng negosyo ko o ng Jollibee, kailan ko mababawi puhunan ko? Eto, pagbili mo ng 62, balik sa 100,000. Ang masarap, milyon-milyon pakikitain. At ang pinakamaganda sa Jinga Juice, kung bakit maraming yumayaman na hindi marunong mag-Jinga Juice o hindi marunong mag-network, kasi madali. Alam niyo kung bakit? Eto yung pinakasagot. Kami lang po ang kumpanya, pag sumali kayo, wala kaming kota-kota. Walang pahirap, inalis namin yan. Kahit wala kang binibenta-benta, panayampare si Cheque ka. Hindi ka bumibili-bili, panayampare si Cheque ka. Hindi ka na nga nag-invite, panayampare si Cheque ka. Kasi walang kota-kota. Hindi ka gaya sa ibang kumpanya, bago kumita, bili muna, benta muna, invite muna. Pag di mo nagawa yung kota, hindi ibibigay ang Cheque sa'yo. Ang daming ganyan na. Naisipin mo ha, isipin mo, bakit ka muna may Cheque? Kaya ka nagkaroon ng cheque, nagpasok ka na ng pera sa kumpanya, tama ba? Bakit yung cheque mo, chechekehin pa ng may-ari? Komisyon mo na yun, ba't di bibigay? Bago mo ibigay komisyon, may bibiling ka muna, may ibibenta ka muna. E di, ikaw ba nung nagpasok, nagkaroon ka ng kota sa kanila nung nagpasok ka? Kinotohan mo ba yung may-ari? Kawawa yung tao. Yung cheque niya, chinecheque pa ng may-ari. Ganyan sa ibang kumpanya, siguro alam niyo yung sana. Amway, forever living. Sa USANA na lang, para magkaroon ka idea, ang quota ng USANA, 7,300 a month. Pakisagot, may cheque ka 5,000, kukunin mo pa ba? Kasi bago mo makuha yung, bibili ka 7,300. O pakisagot, 5,000 cheque mo, bibili ka ba 7,300 para makuha 5,000? Hindi, pag di mo bumili, hindi bibigay cheque mo. O bakit ka may cheque muna na 5,000? Kaya ka nagkaroon ng 5,000 na cheque, komisyon mo yan sa pinasok mong tao sa kumpanya. Tama? O bakit komisyon mo, kukomisyonin pa nila? Ngayon, kung bibili ka naman ng 7,300, ibibigay 5,000. Yung 5,000 na nakuha mo, dinagdaga mo pa ng 2,300 at ipinambili mo ulit ng product nila. Kaya lahat na kuha mo, 7,300 product, walang pera. Nag-abono ka pa ng 2,300. Kawawa yung tao dun. Kami, walang kota-kota. Please, huwag din kayo sasali sa kumpanya na may every prepare. Yan ang pinakamalaking kota. Every prepare, ano ibig sabihin nun? Yung panglimang 1,500 nyo, ma'am, na dapat pera, ginagawang product. Kasi ma'am, isang pares, 1,500, pangalawang pares, 1,500, pangatlong pares, 1,500, pangapat na pares, sir, 1,500, panglimang pares mo na 1,500, co-convert ng product. E pera mo yun, ba't papalit ang product? Pang sampung 1,500 mo, gagawin product. Pang labing limang 1,500 mo, gagawin product. Basta't kada lima, ng cheque mo, na dapat pera, kapapalit ang product. Every prepare, tama ma'am. Ang masakit, pera mo yun eh, ba't nila papalitan? E di inobliga kang bentahan. Pinakamalaking kota, yung may every prepare, 60,000 a month yan, minimum. Ganyan po yung mga Uno, Amway. Yung mga marami po yan, JC Premier. Uno, M Global, JC Premier, Royal. Hindi ako against doon, pero hindi pang tao yun. Pang may-ari yun. Yung Amway, sir, iba naman sa kanila, sir. Wala silang every prepare. Sorry, ha, hindi kasama ang Amway doon. Sa kanila naman po, quota position. Okay? Parang forever living intra, ganito naman sila. Oh. Ikaw yan, sir, ikaw yan. Lahat ng ma-invite mo iyo, bawal mamigay. Bakit? Pag namigay ka, liliit cheque mo. Kaya di ba lahat nung nasa forever living, pag may na-invite, di ka pinapasaan ng tao? Kasi liliit checkin nila pag nagpasa sila ng tao. Kaya para silang araw, tayo iba, oh, eto ka. Sa atin, dalawa lang. Sa kanila, marami. Lahat ng ma-invite nila, dapat kanila lang. Walang, bawal ibigay. Kasi liliit ang checkin nila.
Yan po kapag may posisyon. Amway, mga Intra, mga Herbalife, mga kung ano-ano, New Skin, may kota yan eh, kasi may posisyon. Tandaan nyo, basta't may posisyon. Yung mga assistant supervisor, supervisor, manager, assistant manager, leader manager, basta't may mga ganyang posisyon, mga gold, silver, kung ano-ano, may kota. Ang point ko, pag may kota, mahirap para sa'yo. Kasi habol ka ng habol ng kota, binibili mo pag di mo mahabol eh. Na okay, pinapwersa mo yung mga tao, bili mo na to, ganyan, tutulungan kita, ako bahala sa'yo. Napapa-oo yung tao dahil sa pangako, pagkasali, naiiwan, pinapabayaan. Kawawa yung tao, kaya marami nagagalit sa ganito eh. Hindi, may naging bait sa kanya, pinangakuan ako, walang ginawa, hindi naman pala totoo, nadadamay kami. Kami walang kota. Okay? O dahil walang kota, pagandaan nyo lang yung 8,970. Kailan? Ikaw bahala. Hindi kami mamimilit na sumali ka kasi walang kota. Kung nainganyo kayo, pwede kayo sumali ngayon. Bukas, isang buwan, isang taon, limang taon, sampung taon, dalawampung taon. O kaya bago ka mamatay, doon ka sumali. Bakit? Wala namang kota, oh. Tsaka ang tibay mo naman, kinamatay mo pa to. Ano yung kakaisip mo na? Stroke ka, tusukin kong ilong mo, eh. May mga tao gusto sumali, pero ang laki daw ng 8,970 para gumaan sa'yo, para hindi ka mahirapan sa 8,970. Humanap ka ng kahati, pwede yan. Hati kayo sa bayad, hati sa trabaho, hati sa product, lahat ng kita hati. Pag kumita, isali mo yung kahati. Kung dalawa, hindi mo kaya, gawin mo. Hanap kayo, apat kayo, hati sa 8,970. Kung apat na, hindi mo pa rin kaya, gawin mo, hanap ka, sampu kayo, hati sa 8,970. Ang gaan na yan, no? Sampu na yan. Yung problema, sampu na, hindi mo pa rin kaya. Eto, huling tip ko sa'yo, ano yon? Humanap ka ng 8,970 katao. Tigpipiso kayo, hati-hati kayo sa 8,970. Pumila kayo sa harap ng Jinga Juice. Kala may Ed support dyan, no? Patay kang noy-noy ka ngayon. Ito pa malupit, piso na lang binigay, nagwawala-wala pa. Bakit? Tanong siya ng tanong, kanino daw ipapangalan yung cheque? Susukin kong ilong mo, eh. Nagagalit pa, sino magbubuhat nung isang bag? Ang dami nyo, di ba? Nagtanong ka pa? Ang tibay mo naman. O, eto sekreto. Pag mag-i-invite kayo, huwag nyo sabihin may bayad na 8,970. Maraming natakot. Pag sinabi mo may bayad, tandaan mo, 10 taon na, hindi pa magpapakita sa'yo yan. Pangalawa, huwag nyo sabihin yung nag-i-invite-invite ng tao, kala illegal recruiter tayo. Pangatlo, huwag nyo sabihin yung salitang networking. Maraming napaso. 10 years ago, ang usong networking, si Rose Balajay. Yung multitel, ewan ko lang kung napasali. Sorry ha, kung may naloko sa kanya dito po. Kawawa, 5% every month. Alam nyo, nakakulong siya sa bagong diwa ngayon. Marami siyang generals na naisahan o naloko. Nauso yung legacy pa. Namatay na may-ari. Nauso yung Frank Swiss pa. $1,000. 2 months, 3 months, sarado. Dollar-dollar. Sinabi pa, kasali si Corina. Ang latest ngayon, Aman Future. Sorry ako, may napasali. Si Aman Future, yan yung kumpanya na nagtakbo ng 12 billion na pera ng tao sa Mindanao. Ang may-ari niya, si Amalillo. Okay, kaya sa Mindanao, kagulo. Na si Amalillo, nakakulong sa Malaysia, nahuli na siya. Okay? Parang si Delphine Lee, nahuli na po. Okay? So nakakulong sa Malaysia. Kaya maraming mga retired teachers sa probinsya sa Mindanao, naloko, mga nagpapakamatay. Kaya marami doon, no? Oh, mga naloloko, nagpapakamatay. At yung mga Amalillo, naku, nilulusob nila lahat. Lalo pag Amalillo apelido mo, papasukin bahay mo, kukunin gamit mo, pati kotse mo kukunin, pati ikaw, Amalillo ka, kikidnapin ka, papatayin ka. Basta't Amalillo, kinikidnap, pinapatay nila. Sir, di ba Amalillo ka? Hindi. Minsan. Nagulat si sir. Kala ko, inaanto ka na sir eh. Kasi nga po, nangingi ng pera, walang product. Bawal yun. Sa amin yung pera mo, 8,970. Kukuha kang product ko, 12,400. Kahit di ka kumita, hindi ka naman nalugi, bumili ka lang eh. Ang masarap, gawin mo negosyo, yaman ka. Okay? Ngayon po, pag kayo po ay mag-invite, sabi nyo lang, meron kayong ginagawang negosyo na maganda sa kalusugan, maganda rin pagkakitaan. Hanggang ganun lang po, huwag na kayong magpapaliwanag. Pag sinabi lang networking ba yan, hindi. May bayad ba yan, wala. Bebentaan ba kami, hindi. Sabi nyo lang, meron magandang produkto, maganda sa kalusugan, maganda pagkakitaan. Hanggang ganun lang, huwag na po mag-explain. At huwag na huwag kang magpapaliwanag. Okay? Huwag ka rin sasagot. Pag networking ba yan? Oo, networking. Patay ka dyan. May bayad ba yan? Oo. Tandaan mo, hindi nasali. At tandaan nyo, ang taong matanong, may na-experience po yan na hindi maganda. O meron siyang kakilalang na-experience na hindi maganda. Kaya, huwag na huwag ka sasagot. Kasi pag sinagot mo yan, dire-diretso na siyang tanong sa'yo lalo. Kaya ang mangyayari, imbis na mapa-oo mo siya, ikaw ang mapa-oo niya. Eto masakit. 5 in-invite mo, ang masakit. 6 ang umayaw.
Oh. Sino yung isa, sir? Ano nga ko? Ako nga may-ari ng Jinga Juice. Ba't naman ako aayaw? Tama? Kasi nga, hindi nakinig ng tama. Sabi nang wag mag-explain eh. Networking ba kayo? Oo, networking. May bayad ba kayo? Oo, meron. Eight na patay. Ano mangyari? Kasi tandaan nyo, ang taong matanong, may natakot yan at takot yan. Ang taong walang alam, walang tanong. Wala nga alam, ano tatanong yan? Tama? Ang problema naman, sagot tayo ng sagot. Kaya please, perfect yung negosyo. Alam nyo, para yumaman kayo, simple. Aralin nyo yung how to invite. Kasi ngayon, ang networking naging palasak o naging talamak sa dami ng mga networking at daming nalulokong tao. Kaya ang daming nalulokong tao. Kaya ngayon, kala nila kahit matino, lokohan. Kaya dali nyo nalang dito, aralin nyo. At ngayon, kung kayo po naingganyo sa negosyo namin, hingi kayo ng application form sa nag-invite sa inyo. Dalawang kopya to. Isang puti, isang green, sulat ka, baba ka sa likod. At pag kayo mag-fill up dito po sa loob ng boxes, ha, meron dyan nakalagay na surname, first name, middle name, pakibuo middle name. Maliwanag ba? At meron po dyan nakalagay na gender. Yung gender, linawin ko, yan po yung sex. Yung sex naman, linawin ko, yan po yung male or female. Maliwanag ba? Mahigpit kasi kami sa sex. Bakit? Ang daming namamali sa sex. Alam nyo, kanina, bago ako mag-talk, may nakita na naman ako, nag-fill up ng sex, mali-mali. Fill up siya ng fill up ng sex, ang nakalagay sa sex niya, 3 times a day. Hindi ganun, ma'am. Ang takaw naman. Kaya ba yun, sir? Ano yan? Addict, 3 times a day. Nung nakarang araw naman, may nakita ko, nagpipilap ng sex. Ang nakalagay naman sa sex, everyday. Anong everyday? Ano kasi machete? Walang pahingat? Nung nakarang araw naman, naawa ako. Bakit? Ang laki pa ng nakasulat. Alam nyo nakasulat sa sex niya? No more. Wala na raw. Sumuko. Ikaw, ma'am, ayos ka pa ba? Ang asim mo, ma'am. O, linawin ko, male or female, ha? At ito, maganda, oh. Kapag bumili ka ng isang bag, may isang raffle ticket ka. Sumali ka ng 7, may 13 raffle ticket ka. At yung nag-i-invite, may raffle ticket din na pwedeng manalo ng brand new na kotse. Yan po, may tarpaulin dyan sa gilid. Yung kotse na Hyundai Accent, nabili na namin yan, andun yan sa basement to, may kita nyo po. Pag ikaw nabunot sa September 6, September 6 tayo mag-anniversary, second year anniversary natin, dyan po sa Ultra. September 6, mas marami, mas maganda. Pag nabunot ka sa September 6, iyon na yung kotse, iuwi mo. Pag di ka nabunot sa kotse, second prize, 100,000. Okay, maliwanag? At ang masarap, dapat manalo ka ng kotse na yan. Bakit? Kakaiba yung kotse na yan. Bakit yan kakaiba? Yan lang po ang kotse na pagsasakay ka pahiga, kaya siya kakaiba. Eh, lahat ng kotse, puro po-po, yan pahiga. At ang maganda sa kotse na yan, pag sumakay kang pahiga, minsan maliwanag, good news, meron yung kurtina sa gilid para hindi masilaw, ma'am. Ang ganda niyan. At ang maganda sa kotse na yan, kahit ilakas mo yung tugtog, walang problema. Bakit? Sa labas naman ang tunog. Okay ba yun, ma'am? Di ba, ganda? At ang maganda sa kotse na yan, kahit di ka marunong mag-drive, safe na safe ka. Bakit? Kasi 20 lang ang takbo niyan, kaya ka safe. Hindi ka ma-accidente dyan. At ang maganda dyan, 20 ng takbo, meron ka pang backup sa likod. Mga umiiyak-iyak. Siyempre, baka maplatan ka. O yun, ma'am, yung kotse, ando doon po. May kita nyo, andyan yan sa baba. Ang masarap pag nabunot ka iyo. At ang maganda pa, eto, kapag bumili ka ng isang bag, nagbayad ka ng cash, bibigyan pa kita ng isang sea life, libre ulit. So lalabas, 5.5 ang libre mo na. Dami na. O, basta't cash. Pwede magbayad ng check, credit card, o cash, o ATM. Pero sa cash lang po, may libreng sea life. Maliwanag? Pwede pong dalawang box of coffee. Okay? Pwede rin sea life. Minsan naman, mga lotion po. Depende ko kung ano yung every month na binibigay namin. Libre po yung basta't nagbayad po kayo ng cash. Dalawang boxes ng coffee, 800 din po yun. 400 isa. Libre yun, no? Na ang masarap, mag-i-invite lang kayo, kami magdal-dal-dal. Bukas po, alas 6:30 o alas 7, andito po ulit ako, ulit yung magtotok bukas. Mas marami kayo ma-invite, mas maganda. Meron tayong 2:30, tsaka meron no tayong ng 7 po ng gabi. Maliwanag? At tandaan nyo ha, 1 year pa lang Jinga Juice ha. 50,000 members pa lang kami buong mundo. Tandaan nyo ha, ang tao sa Pilipinas, 100 million. Ang 1% ng 100 million is 1 million. Wala pa tayo sa 1% ng tao sa Pilipinas. Na ang masarap, yung 50,000, nagpito-pito pa yan. Karamihan ang sumasali dito, isang tao, pito. I-divide mo yan sa pito. 7,000 pa lang ang members namin buong mundo. Tandaan nyo to ha. Kahit di kayo maingganyo sa Jinga Juice, tandaan nyo to. Kung kasali ka sa ibang kumpanya, kung ano ang number mo, yan ang member nila. Tandaan mo yan. Hindi po nadadaya ang number.
Kung kasali ka sa ibang kumpanya, ang number mo, 2 million. 2 million ang kasali. Kaya tinan mo, hindi, hirap na hirap ka mag-invite. Kada invite mo, alam ko na yan, alam ko na yan, kasali na ako dyan. Kasi, million na ang kasali. Eto, bago, bata, oh. Konti. E di, ang laking ng chance mong umaman. Sa matagal na kumpanya at maraming kasali, matagal ka nang hindi talaga kikita doon. Kasi iba na yung nauna doon. Hindi nyo naaabutan yung mga nauna sa ibang kumpanya. Sino pa aabot kay Mark Dapiton? Kahit anong galing mo, nauna siya, 10 years siya nakapagpondo eh. Eh sino aabot sa tao ko sa Vita Plus? Ang lalakas na nila doon. Lalo kinakamada pa. Paano ka mananalo? Totoo ka nag-network, eh sila puro mura. Paano ka mananalo? Eh di dito ka na, eto na yung panahon mo, kagatin mo na Skyplex mo. Oras mo na to. Tama? Ang point ko, eto, hindi kami against sa kanila, umaman sila eh. Karapatan mo naman umaman din. Sila na ang magaling doon, baka dito ka magaling. Tama? At wag na wag kang papayag sa ibang kumpanya, tagapalakpak ka lang. Ang gagaling nila, hindi mo naabutan yun eh. O dito, ikaw naman ang papalakpakan. E di mas okay yun, kasi eto yung panahon mo eh. Patandaan nyo ha, lahat, pati ako, natuto ako dahil sumali lang po ako. At naging Gary Norman ako dahil nauna lang po ako sa Jinga Juice. Ikaw naman ang nauna. Kaya ikaw naman ang magiging Mark Dapitin dito. Gary Norman, kung sino-sino pa. Nakukuha niyo yung gusto ko yung parating kasi tapos na ho kami. Ikaw naman dapat. Kaya lang, hindi ka makakachempo na ikaw naman ang maging Gary Norman sa kumpanyang 10 taon na. May nauna dun, di mo abutan yun. Yun ang mahirap. Dito, pantay-pantay tayo. Ang konti pa, oh, i-divide mo yan sa 7, 7,000 lang members namin buong mundo. E di, ang laki ng chance mong umaman. Maliwanag? Walang magdadaldal. Bago tayo mag-pretest, meron lang akong tawagin. Ito po ay dating ahente ng extra Diyos. Nagmumotor. Pero ngayon, 100 plus a week. Naka Toyota Fortuner. Ang masarap, maglalabas ng ano, yung 86. Okay? After two months, ayaw niya na ng 86. 87 naman. Alam nyo ba yung Toyota na 86, yung sports car? Bibili siya noon. O para makilala nyo, milyonaryo na sa Jinga Juice, naka 4 million, 5 million na. Welcome natin si Ninyo. Ninyo Pasuya. Okay, palakpakan natin si Ninyo. Okay, no? Okay, thank you po, no? So, palakpakan naman natin si Sir Gary po. Okay, no? So, malino po, ha? Medyo kinakaba, no? Okay, no? Ninyo po ako, tagig lang po ako. Sabi nga ni Sir, no? Dati po akong extra Diyos rider, no? Kumbaga, nung makita ko po yung negosyo na ito, iba talaga eh. Actually, galing din po ako sa ibang company. Nung makita ko ron, talagang iba na eh. Marami na yung star. Sabi ko nga, baka ito na yung chance na sabi nga ni Sir Gary, no? Kumbaga, chinaga ko to, makita ko po si na Sir Gary na nagtayo, yung tiwala ko nasa kanila eh. Kasi sabi ko, iba. Kasi iba yung gigil po nila. Dahil yung company na palaki nila, malaking malaki. So nung makita ko po sila, sama po ako sa kanila. So tip ko lang puro sa iba, nakita nyo na yung tama. Huwag na po kayo lumiko. Di ba? Nasa magandang company na kayo. Mag-ito, pakita ko lang po yung result ko ha. Yan. Okay na, ito po yung itsura ko before na. Ito, baga rider po na extra Diyos. Familiar kayo sa mga copy ko? Energen, yan, Mentos, yan. Yun po yung mga kasama ko sa kalsada na nagtitinda, nakamotor tapos may box sa likod. Okay na, no. So ito po yung work ko before nung mapadpad ako sa gantong klase negosyo. So nung time na yun, na-invite lang din po ako. So parang siguro yung iba rito, no? So na-invite lang, ganun din ako, tiningnan ko lang. Sabi ko, wala namang mawawala. Tama? Kasi wala naman eh. Diba? Imagine niyo sir, no? Ang anak ko, 5. Tapos minimum, kasya po? Ma'am, sir. Hindi kasya, di ba? Eh, 5 asawa. Okay, isa lang po, isa lang. Imagine mo, 5 anak, tapos minimum, di kasya, di ba? So, nag-isip ako ng sideline. Tapos nung maiisip ko yung sideline, nakita ko po na yung mga, ano, nakita, na-invite lang po ako sa ganitong business, no? And then ito po, no, nag-start po ako sa Jinga Juice, ito lang po yung start ko, no? Pakita ko lang po, ha? Unang-una ko po yung check-in ko rito, 3,000 lang. Ito yung unang-unang check ko po rito. Medyo maliit ha, kasi baka yung iba, siyempre simula. Normal po yan, no? Nung check, 1 week lang po. Oo, 3,000 sir, no? Ito yung first check ko po rito.
Kasi ginawa ko, sir, dito, kaya 3,000 po yan. Nagpasok po ako ng 4 ng sarili ko. Kasi nung time na yun, wala po ako ma-invite. Ginawa ko, sir, in-invite ko yung sarili ko. Okay. Right, naka-4 heads po ako nung pumasok ako, sir. No. And then sumunod na week ko po, 9,000 po yan. No. Yan, sumunod na week, 4,500, tapos sumunod 10,000. Lingguhan po yan, sumunod 15,000. Ano po? No. Yan. Sumunod po, may 30,000. Sumunod, 28,000. Yan, lingguhan po. Tapos ito, may 41,000. Mapapansin niyo po rito, yung checking ko po rito, 4. 41, no? Isa, dalawa, tatlo, 4. So, 4 yung checking ko. Ibig sabihin, 4 po yung head ko. Malinaw? Kasi kung isa lang po yung pinasok kong head, malamang isang head lang po ako. Tama? Yan, sumunod na linggo, sir, o. 18,000. Medyo bumaba siya ng kalahati. Medyo masama loob ko. Pero 18,000, pansin mo, sir, dalawa lang yung checking. Diba? May chumecheke minsan ng 4, ito, nung tayo na ito, chumecheke, dalawa lang. Pero 18,000, sir, isang linggo, malaki maliit? Malaki. Malaki na yan, diba? Yan, sumunod, oh, may 28, sumunod, 24, yan. I-skip ko na po sa dulo po, ha? Medyo marami po, eh. Yan. Skip ko na lang po, ha? Pero ang tanong ko, paano mo ginagawa? Sir? Ay, nag-invite lang po ako na nag-invite, sir. No? Tapos yung mga na-invite ko, tinuturuan ko lang po sila. Okay na. Sir, may training po tayo rito na pwedeng atinan. May weekly seminar, may weekly training po kami. Ano, sir, no? Yan, skip ko po kayo, ha? November 1 po. Ano pong meron November 1? Araw ng patay, tama? Yan, araw ng patay, 78,000. Cheque ko, buhay na buhay. Di ba? Ayan, sumunod na linggo po, mapansin mo, November 1, sumunod yan, November 8. Ano po? 39, medyo bumaba uli. No. Pero sumunod na linggo, babawi uli, oh, 82, isang linggo. Pwede na po? Yes! Yes, diba? Ayan, oh, 52. Tapos, 74. 34. Ito po, 97.5 na. One week lang po yan, sir. Diba? Ayan, sumunod, oh, 97, 67, 54, 51, 82, 51. Ito po, yung ano, araw ng mga puso naman, oh, 75,000. Pwede na po? Yes. Diba? Imagine mo, araw ng puso, diba? May date. Okay, 75,000. Oh. Ayan, sumunod na linggo, sir. Ito po yung isa sa malaki kong cheque. 105,000. Isang linggo. Pwede na po? Pwede na, sir, diba? Ayan, sumunod po, 94,000. Sumunod, ito po yung last week lang po. Ano po araw ng Biyernes po? Okay, nung last Friday lang po to, 114,000, ma'am. Sir, pwede na, di ba? Yan. Ito maganda, oh. Marami pang bakante, oh. Yan. Paubos na. Ito maganda, ma'am. Ano araw po ngayon? Wednesday po, di ba? Yan. The 2 days na lang. Actually, 2 days na lang, 100,000 na naman po. Di ba? Pwede, di ba? Ito, sir, oh. Ito, sir, dati na ko po, oh. Yan. And then, ito na po yung aking service sa baba. Pwede nyo makita po sa baba. Ito po yung aking Toyota Fortuner. Yes! Yan. Then dito po, no, kumbaga, hindi naman po pinagano itong income, no, kumbaga, ang ginagawa ko lang po rito, yung mga tao ko, eh, tinuturuan ko lang, tapos tinutulungan ko. Kasi ang sikreto po nito, yung pinakailalim, eh. Hindi naman po yung ano, di ba? Kumbaga ito, tingnan nyo yung pababa. The same time, ito, sundin nyo lang po yung mga sa company, and then may mangyayaring maganda. Ang gusto ko po rito kasi yung pairing natin dito malaki, 1-5, tapos wala po tayong fifth pair. Di ba? And then ito maganda po, by next month po siguro, baka lumabas na po yung ang pula na Toyota 86. Di ba? Di ba? Ito po, good news, no? Gusto, ang ano ko po, meron po ako isang, yung grupo, nakagabi lang, naglabas ng Mazda 2. Yung po yung nasa likod. Di ba? Ang maganda po nito, hindi kailan po kikita, nakakatulong ka pa. At imagine niyo, lalabas ka lang ng isang 8,970. Tapos ibabalik sa iyo 12,004. Paano ka nalo ko? 'Di ba wala? 'Di ba? Kumbaga dito po 360 degree nagbago po buhay ko. Ibang iba 'to. Kumbaga grabe, ibang iba kasi dito po no, nakapagtayo na rin po ako ng Nike store sa Taguig. Alam mo Nike? Pang basketball, yung mga sapatos, damit. Man, nanggaling sa gantong negosyo, nakapagtayo po ako ng ganito sa Taguig. 'Di ba? Kumbaga sa dito, ang dami ko pong ano eh, ibang iba. At the same time, hindi lang po ako, marami nga pong grupo na kumikita rito. No? So, ito lang po. Maraming salamat po. No? Sana ito'y pagtulong-tulungan po natin. Maraming salamat. Ayan po na. Ang total ko po ito, ito lang mga pinakita ko pong check sa inyo. No? Total na po ito sa mga 4 million po. Pwede na, di ba?
Yan. Ito maganda, target ko po kasi, no, dapat tayo may goal po tayo eh. Actually, nung sumali po ako nung last year, nung pagsali ko po rito, nag-goal po ako ng 3 million. Di ba? 3 million nung sali ko. Sabi ko, kaya ko yan. Hindi ko po na-hit yung 3 million eh. Pero 2.5 nakuha ko, ma'am. Pwede na? Pwede na, di ba? Ma'am, ngayon, ma'am, taon, target ko 10 million. Pero ngayon, bigay 5 million, masaya na. Tama? Di ba? Matindi nito, ma'am, may millionaryo na po sa ilalim ko, dalawa. Di ba, ma'am? At marami po, lahat ma'am tayo rito. Yung akin po nakukuha, pwedeng-pwedeng niya makuha. Bakit ma'am? Batang-bata pa po ang company. At ang matindi nito, yung may-ari ng company, kasama natin, napakagaling, si Sir Gary po. Now, salamat po ng marami po. Salamat ninyo. Ha? Biray mo, naka 4 million siya. Oh. Ang 3.6 million sa 10,000 a month, 30 years yun. O, oh, isang taon lang niya, oh, 4 million. O, oh, para makilala niyo yung kinukwento ko sa inyong kapatid ko, na dating taxi driver, naka-Fortuner, maglalabas ng BRC na sports car, yung Subaru. Okay, o para makilala nyo, naka 4, 5 million na rin po, dating taxi driver. Naka-jacket na itim, yung jacket na itim, pag milyonaryo po, binibigyan namin ng jacket na itim. 32 lang yung ganyan jacket na may kita nyo. 32 ang naging milyonaryo na kasi sa Jinga Juice. Pag may ganyan jacket, milyonaryo po sa Jinga Juice. Maliwanag? O palakpan natin si Smith at Pasuyo, ha? Magandang gabi po, ano? Bibilisan ko na. Kasi medyo gabi na po. Saka sampu pa yung magsasalita. Hindi, biro lang, no? Ako po, no, pakilala po ako. Ako po si Smith Norman. No, ang background ko po, taxi driver. Taxi, FX, jeep, basta pagdadrive po. No, kumikita ako doon, 1,700, 500. No, kaya lang, yung kinikita ko, hindi sapat doon sa pagod. Pag-uwi mo kasi natutulog ka, no, parang umiikot ka dahil sa sobrang pagod. Hindi ka makakain sa labas dahil yung pasahero mo, nanginayang ka. No? Yung may-ari po nito, medyo matagal-tagal ko ng kapatid. Kaya alam po, no, nung ini-invite niya ako, nakadalawang company siya dito, 126 million ang kinita niya. No? Halos hindi ako sumama sa kanya. Kasi akala ko pagbebenta-bentahin ako. Sabi ko, tol, hindi ko linya yan eh. Sabi sa akin, ano ba talaga linya mo? Blooming Street, Baclaran. No? Kasi nung hindi ako sumasali, akala ko pag bebenta-bentahin ako, eh sino naman maniniwala sa akin pag ginawakan ko ito, tapos ibebenta ko, kakatukin ko yung kapitbahay ko, mare, pare, bumili ka na nito. Pampaputi ito. Di ba? Ang hirap po magbenta. No? Kaya po tayo nag-i-invite para ipakilala po yung produkto natin, hindi po tayo direkta nagbebenta. No? Nag-i-invite po tayo para makilala nila yung produkto sa kayo negosyo. No? Hindi tayo pinasok sa TV, dahil tayo po ang babayaran, hindi po artista. Kasi pag pinasok sa TV to, binayaran yung artista, eh, ano pa yung babayad sa atin? Di sa artista na lang. Eh, pag pinahawakan to kay Aga, 9 million po yan. Alam niyo po yung manok nung kinagat ni Aga, 9 million po ang binayad dun. Kaya nalaman ko po yun, kasi sa akin unang inoper yun. Eh, busy na ako sa Jinga, hindi ko na kinagat. No? Eto po, no? Kaya ako lang siya ginawa. Kasi po ako, nagsawa na po ako sa kahirapan. No? Yung kapatid ko, siyempre, may pera. Eh, kanya naman yun. Ang hirap naman hingi ka ng hingi. Di ba? Kahit pa paano, nakakahiya din. Bibigay, tapos hingi ka na naman, parang nakakahiya. Kaya ginawa ko po itong negosyo na to. No? Kaya lang, nung ginawa ko po siya, sa loob po ng 3 buwan, no, nag-uumpisa ako, kumita ako dito, 1 million. No? Alam nyo, parang hindi nyo naman kailangan ng extra income. Mga big time kayo eh. No? No, 3 buwan po, 1 million ang kinita ko dito. Pero hindi po ako nagbebenta. Hanggang ngayon, 1 taon mahigit po ako, hindi na ako nagbebenta. Ang pinagbebenta ko po, biyenan ko. Binibigay ko sa kanya yung 1%, sa akin yung 49%. Nakatulong na, nakaganti pa. No, hindi po, no? Hindi po. Pwede po magbenta. Halimbawa, may kasambahay kayo, gusto magbenta. E di pa, benta nyo. Bigyan nyo siya ng 15%, sa inyo yung 35%, pwede po yun. Kaya lang ako, hindi po ako nag-concentrate sa benta-benta. Ang ginawa ko po, katulad ng ginawa sa inyo, nag-invite lang po ako ng tao. Tama po si idol ninyo, kailangan po dito, tulungan natin yung taong na-invite natin, hindi lang po basta na-invite. Kailangan po kumita yung tao. Habang kumikita yung tao mo, kita ka. Pero yung ikaw lang ang kikita, hindi po pwede yun.
kailangan tulungan po natin yung mga sumali. Ito po, napakita ko po yung checking ko po sa inyo. Ito po yung unang linggo ko po ng ano, February po. No, 54,000. No, pwede na po ito pang kape-kape. Noong kumita na po ako ng ganito, mahal na ako ng asawa ko eh. No? Kasi dati inuwi ko 1,000 lang eh. Halos sipain ako palabas, ba't umuwi ka na? Magtrabaho ko pa dun. Pero ngayon po, oh, kita mo, 54,000, isang linggo. Dito po, wala po akong binenta, hindi ako nag-invite. Pero kumita ako ng 54,000. Ito po, trabaho po ng buong grupo ito. No? Halimbawa, na-invite po natin, tutulungan po natin sila para sila din po, maranasan din po nila yung pagkita. Hindi po pwedeng ikaw lang po ang kikita dito. No? Tapos po, ito po yung, yung pangalawang linggo. Ito po, 61,000. Napansin niyo po siya, no? Maliit, tapos lumalaki. Pero yung nakaraan ko pong check, eh, halos pumalo din po ng kulang 300,000. No? Nung nakaraang January ko. Tapos yung pangatlong, yan, ito po, 75. Ito po yung pwedeng kitain ng isang head. Ito po, yung kay paring ninyo, kay idol ninyo, no? Halos apat na po yung nagagalaw niya po, no? Yung natatrabaho kasi, bakit pakinggan pag nagagalaw? Yung tinatrabaho pala, no? Ito po, no? 75,000, tapos po yung... Yan, ito po yung pag-isang buwan ko. Pwede na po, no? Kasi medyo tinatrabaho ko po yung isa ko rin linya. Yan, minsan meron pong maano, 77,500. Pwede na po, no? Diba? Tapos ito po yung checking ko nung last Friday. Yan, ito, medyo buhaba na naman siya uli. 67, pero pwede pa rin. Di ba? Oh, linggo-linggo naman eh. Alam niyo po, ang katapat lang po nito, trabaho lang. Hindi po tayo maglalabas ng pera para kung saan-saan natin dadalin. Ito po, negosyo. Hindi po pagsali niyo po mamaya, eh bukas mayaman na tayo. Hindi po ganun. Tatrabahuin po natin. Pag tinarabaho mo po kung gano'ng kakasipag, yun ang bibigay sa'yo. Kasi itong maganda rito, ikaw ang magde-decide kung magkano ang gusto mong kitain itong linggo na to. Kung gusto mo ng 1.5, di isa lang ang i-invite mo. Di ba? Conforme po sa kilos. Kung ito tatrabahuin mo ng sobra, eh pagdating po ng Friday, sobra din ang check-in mo. Ganun lang po kasimple. Tapos ito po yung nabili ko. Yan. Ito po yung nabili ko sa loob po ng 3 buwan. Nakabili ako ng Fortuner. No? Kahit ano pong gawin ko, kahit 2 beses po na maglabas ako ng taxi maghapon, 2 taxi, hindi ko po kikitain ito. Eh masipag ako, kaya 2 taxi, yung isa nakapila dyan sa Robinson, yung isa sa SM. Pag may pasahero na ako sa SM, itetext ako ng gwardiya, oh, boss, may pasahero ka na rito. Takbo naman ako sa SM. Pag-aray ko naman sa kabila, pipila ko, tatakbo na naman ako. Sir, may pasahero ka, Robinson naman. Eh masipag ako eh. Kaya lang, hindi ko siya kikitain. Di ba? Sa loob po ng 3 buwan, ito yung kinita ko. Tapos po, na-interview po ako sa Channel 2. Napanood niyo po ako sa Channel 2? Sa swak na swak? O nung ako na, nilipat niyo na? No, marami po kaming in-interview po, hindi lang po ako. May mga kasama po kaming mga polis po dito. No? Ito po, marami po kaming in-interview, meron pong mga negosyante. May kasama mo nga po kami dito, ano eh, tiga KFC lang eh. Pero ang magkano po ang cheque, ang na-invite niya naman po, pulis tiga Soko, baka kilala niyo si Rex Sandaya po. 10 taon po yun sa Soko, wala pong nangyari. Walang nasolve na kaso. Wala naman siya dyan eh. Di po, biro lang po, no? Ibig sabihin po dito, kumikita po siya. Ang cheque niya nung nakaraan, 105. No? Ang maganda po dito kasi, walang nauna, walang nahuli. Kasi ako, ang checking ko po, nakita nyo, 75, 77, 78, 60 plus, mga ganun ang checking ko po dito kada linggo. Pero may mga leader po ako na na-invite ko, nas malalaki pa ang checking sa akin. Meron nga ako sa isang leader po, si Wilson Lagaret, pag nakita nyo checking noon, 103. Pero ako po ang nag-invite sa kanya. Marami po ako mga leader sa ilalim na malalaki ang kinikita. Kaya ito po, conforme po sa kilos. Kasi iba, nako, mukhang madami na eh. Eh, kailan ka sasali? Pag madaming madami na, kailan nyo ba gusto nyo umaman? Next year. O, eh, kung gusto nyo umaman next year, di next year na kayo sumali. Pero kung gusto nyo umaman sa susunod na buwan, eh, sali na kagad kayo. Pag sumali po kayo ngayon, resulta na po ang hanapin natin next year.
No, wala pong masama sa empleyado. Kaya lang, yung 10 taon na po na gagawin natin sa empleyado, pag masipag ka rito, kaya po ng isang taon. No? Alam niyo po bakit ginawa ko to? Kasi gusto ko lang po yung simpleng buhay. Paano po yung simpleng buhay? Sabi ng iba kasi yung simpleng buhay, ano eh, yung kumakain ng 3 beses isang araw. Sa akin po, mabigat yung simpleng buhay ko, hindi po ganun. Ang simpleng buhay po sa akin kasi, pag nagpunta ako ng mall, lahat ng gusto ko po, kaya kong bilhin. Yung po yung simpleng buhay sa akin. Kasi dati nung nagtataxi ako, pag nagpunta ako ng SM, no? Tuwitingin-tingin ako ng sapatos, pag lalapit yung sis lady, kahit hindi lalapit, binibitawan ko yung sapatos. Kasi kala ko, asikasuhin ako eh. Eh, wala naman akong pera. Pero ngayon, may pera na ako. Pag nagpunta ako ng mall, hindi pa rin ako inaasikaso. Mukha kasi ako walang pera. Umbaligtad ngayon, kinakalabit ko na siya. Uy, bibili ako. Bibili ka, sir. Binigdan pa ako eh, no? Yun po yung simpleng buhay. Kasi dati, no, pag sinabi ko sa anak ko, lika, pasyal tayo. Pag nagutom na yung anak ko, naglalakad kami. Alam mo si Jollibee, parang tumatawag niya kayo anak mo kahit titingin-tingin, di ba? Napansin niyo? Papagalitan ko yung anak ko. Sabihin ko, ano ka ba naman? Sinabi ko sa iyo, pasyal lang, gusto mo kumain pa. Diba? Masakit, no? Biro, pero masakit. Di ba? Yung simpleng buhay po, pag nakakita ko ng flat screen po na TV, pwede ko siyang bilhin. Yun po yung simpleng buhay para sa akin. Halimbawa, gusto kong pumunta ng Singapore. O ngayon po, kahit gabi, kukuha ko ng ticket online. Bukas na sa Singapore ako, yun po yung simpleng buhay. Kasi yung iba sabi, ako mare, pupunta kami ng ano, Boracay. O kailan? Ay, hindi ko alam kay pare kasi mag-iipon pa kami. Boracay na lang, simpleng buhay. Hindi ka ba makapunta, di ba? Eto po, nangyari po sa akin yung simpleng buhay dahil po dito sa ginagawa ko. No, dahil po sa Jinga. No? Wala pong masama doon sa ginagawa natin eh. Kaya lang yung iba sabi, naku, wala naman ako kasing pera. Lumaki ka na ng ganyan, wala ka pang pera. O, pagtanda mo, dahil wala kang gagawin, pagtanda mo, yan ka pa rin. Kasi wala kang binago sa buhay mo. Ganun lang po kasimple. Alam niyo po, dati hindi ako nagsasalita. Kasi mahihiyan ako, taxi driver, hindi po ako nakatapos. Tapos mga karap ko, mga professional. Ngayon, kahit wala akong kausap, salita ako ng salita. No? O mamaya po, no? Ah, sir? Pag ilinawan mo, paano mo kinita yung 3 million? Ah, nag-invite lang po ako ng nag-invite. Katulad po ng ginawa sa inyo, nag-invite ako ng nag-invite. Okay. Alam po, mag-invite lang po. Mag-invite mo sa akin, kailangan bumili ako. Ganun? Opo, bibili lang po. Opo. Pag naka-invite po, meron ka pong 1,000. Mamaya po, sino po nag-invite sa inyo? Si Rachel, o, sigilin nyo na siya ng 1,000 kahit hindi kayo sumali. Hindi po, yung may 1,000 yung sumasali lang, ha? Malinaw, baka mamaya, awain nyo yung mga nag-invite sa inyo. Kumita ka pala 1,000 sa akin, eh. Hindi po, yung ibig sabihin po, yung bumili lang. Ang maganda, sir, tayo bumibili lang, hindi tayo nagpapamember, ha? Huwag nyo sasabihin, sama ka sa akin, magpapamember, hindi po tayo nagpapamember. Bibili lang tayo, pagkabili mo, kasali ka na. Ganun lang kasimple. Opo, mamaya po, doon po sa nag-invite sa inyo. No, mamaya po, para talaga malaman nyo na kailangan nyo gawin ito, mamaya pag-uwi nyo po, tignan nyo po yung pamilya nyo, yung anak nyo. Siyempre, dami nyo anak. Isa, nahakbangan mo pa yan. Di ba? Meron ganun eh. Kasi ganun kami dali, malitang bahay namin, nagkakawakbangan kami na ito eh. No? Di pag inahakbang na, titignan mo yung anak mo, dami ko anak. Paano ko kaya bubuhayin ito? Etong isa nga, hindi pa sa akin, nandito. Papabayaan nyo na kahit hindi sa inyo. Ang importante nandun doon, tulungan natin kung kanino naman yan. Kayo naman. O, maraming salamat po, no? Sali po kagad kayo. Meron po tayong pre-taste po. Ayun po ang maganda sa atin, no? May-ari na nagpapaliwanag, meron pa po tayong pre-taste. Diba? Doon po sa mga sasali, libre ang pre-taste. Doon sa hindi, may bayad. Aha. O, maraming salamat po. Libre po lahat yan. Salamat tola. Bukas po, meron tayo dito 2:30 tsaka 7 o ng gabi bukas. Sa gabi ako ho'y magtotalk. Ayan o, may pre-taste na ho tayo. At salamat po na marami, lalo sa mga nakabiroan ko. Please, yung mga nag-invite, kausapin yung in-invite nyo. Baka may tanong sila at nahiya lang sila. Baka masagot po ninyo, okay? O, salamat ng marami, ha, lalo sa mga nakabiroan ko. Andyan yung kotse ko sa baba, pwede nyo silipin, no? Mamaya siguro try ko labas para makita ho ninyo. Salamat, ha. Sana na-engganyo kayo. Thank you po.